Ayan, we're just right in time. Good evening, everybody. Magandang gabi po. Nag-notify na ba sa inyong mga screens? Sa akin, I'm still waiting for it to get notified. Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is April 11. It's a very busy Thursday for most of us. At syempre, holiday sa ating very good friend. At pinaka-inaabangan ninyong nag-guest dito sa ating YouTube channel. Before we introduce our special guest na talagang kanina pa lang when I posted the link for this live, people have been raving on the chat box. They have been really very excited. At ang dami-dami nangyayari sa chat box. Hindi pa nagsisimula ang balitaktakan. Ayan, maraming salamat muna sa ating mga YouTube subscribers na tumututok ngayon on a very busy Thursday. Please welcome, alam nyo, matagal ko na talagang kinakatok, mini-message, at talagang, Mama Sam, kamusta na po? Kailan po kayo available and all that? Okay, please welcome isa sa mga talagang pioneer na nagsimula ng lahat ng ito at iniidol na namin. With all due respect, ladies and gentlemen, Mama Sam! Hello! So, good evening, Sam. Good afternoon. Hello, Dr. Sen. Kamusta ka? Maraming salamat naman at pinaunlakan mo ako, syempre, dito sa channel mo. Matagal-tagal na natin ito pinag-uusapan. Syempre, gusto ko rin mag-apologize kasi nakita ko talaga yung effort mo na, Mama Sam, baka naman pwede ka. Mama Sam, talagang ano, nahiya ako sa'yo, promise. Ikaw pa. Actually, guys, si Dr. Sen, nagkasama kami neto sa ano ni RJ, ni live ni RJ. Hindi kami magkakilala, as in, sinama kami ni RJ doon. Doon kami first time na nag-meet. Ewan ko ano yung first expression niya sa akin. Ako naman, parang go to the flow lang naman ako. Tapos sabi ni RJ, i-guess mo si Dr. Sen. Tapos sabi ko, hindi naman kami mag... Kumbaga kasi, syempre, chatmate kami ni RJ. Tapos ikaw friend ka ni RJ. Hindi ko alam kung okay ba yon or awkward ba sa'yo or basta may na-feel ako na ang awkward naman. Parang ano. Tapos syempre, hindi ko kasi alam. Talagang hindi ko alam kung gusto mo ko or okay ka ba na gano'n. So hanggang sa dumadating na yung ano. Pagkatapos, naging busy siya. Sabi niya, cancel, move natin ng ibang araw. Sabi ko, no, it's okay. Kasi, hindi ko talaga alam. Tapos, nabalitaan ko, vlogger ka na. So, I'm happy naman for you. Kasi, ang tagal na noon, 2 years ago, tapos parang ang tagal mo naman makonvince bilang vlogger. But, for me, I'm happy and then welcome to this world. And then talagang nakikita ko yung determination mo. Mas nakilala kita, mas parang hindi tayo magkakilala, hindi tayo nag-uusap madalas. Pero mas parang, sabi ko ito pala si Dr. Sen, very masa ang dating. At hindi ko maramdaman yung status mo ay nandito. Pero ramdam ko sa'yo kung paano ka magmahal sa masa. And ang galing-galing mo. Kaya sabi ko, sige, sa bakasyon ko, isa to sa mga talagang gusto kong makasama. And yung bakasyon ako, may message kita, go. So yon, so it's yes. My honor. Thank you so much. Alam nyo, malaki ang pagkukulang. I think that's the right term with Mama Sam. 2 years ago, I was very busy. Alam nyo, it took me a while talaga to finally say yes to eventually putting up my own channel because of RJ, who's a good friend of ours, diba? Kasi nga, I've been guesting with, kay RJ lang naman ako nag-guest before. And it dapat, supposedly talaga, may collaboration kami ni Mama Sam. 2 years ago pa yon and super busy po ako talaga sa residency ko. And then, you know, so many things happened. Like this year, I know a few of our followers and subscribers know that my mom passed away this year. So I messaged, last January, you know. So I messaged RJ, and nag-message out si RJ nung namatay yung mom ko. And then sabi ko kay RJ, because si RJ then, he lost his sister years back. And then RJ told me na, go doc, sabi niya,
put your time and effort into vlogging. That's what I did when my sister passed away. So that's what I'm doing right now. So I finished my residency. So internist na po tayo. May specialty na tayo. And I felt like when my mom passed away, life is very short. So sabi ko, let's do the things that we want to do while we're still strong, while we're still healthy. And the most important is while we still have time. And ito kasi, Mama Sam, like you, who's very passionate into pageantry also, na talagang kinakain na yung oras natin talaga, di ba? Minsan, half of our day job, ikaw, Mama Sam, you teach. My mom is a teacher also, aside from being an engineer. Ako ay isang doktor din on a day job. So talagang saludo ako sa kagaya ni Mama Sam na pag-juggle ito in between. Kaya ito po ay dream collaboration for me. I'm such a fan. Hindi nyo lang alam, pinapanood ko kayo palagi, Mama Sam. So thank you for... Si Mama Sam po ang nag-message sa akin for this vlog. Kaya super, super happy ako na nag-meet yung schedule namin today. Ayan. Ano ka ba? Walang halong plastic. Parehas tayo ng kwento. Alam mo kung ano yung nag-push sa akin? Namatay din yung nanay ko way back 2018. Around November, tapos syempre sobrang down ng feeling ko. Talagang parang hindi ko alam kung saan ako uhubot ng lahat. And then doon ako nag-start mag-vlogging. May taong nagsabi sa akin, mag-vlog ka. Sabi ko, Diyos ko naman, ba't naman ako mag-vlog? Di naman ako mukhang artista. Charot! So yun. Pagkatapos, sabi sa akin, try mo lang. Sabi ko, yun ko nga, mabash pa ako dyan. Tapos, hanggang sa one day, tinry ko. So yun, tuloy na yun. And then, natuwa ako, nalibang ako. Tapos nawala sa utak ko yung sadness. Tapos, ayan, yung mga tao na yung parang naging pamilya ko, sila na yung parang naging libangan ko. Kaya, talagang maraming salamat. And then, ayun, at the same time, syempre, kumikita ako, charot. So yun yung masaya, charot, hindi kumbaga parang na-enjoy ko talaga. And then kahit naman yung nasa Pilipinas naman ako talaga, pagdating sa pageant, Diyos ko naman ako ng binibinit Pilipinas. Ayan, kilala ko yan si Mama J, si Tito Rod, ayan, mga na-meet ko yan, mga yan noong nag-start din sila. Sabi ko nga kung sinabayan ko pala tong mga to, baka kasing John ako na sila. Hindi naman, mas matanda sila sa akin. So, yun. So, I'm happy and I'm glad na nandito ka. Isa ka sa mga, nakikita ko talagang magaling. Talagang napapanood ko yung vlog mo. Sabi ko, magaling to. At ang sipag mo din. Andiyan ka rin everyday. So, maraming salamat sa kasipagan mo. Sabi ko nga, naku, mukhang wala akong oras para sa mga live. Kasi minsan, magla-live ako ng gaitong oras, naka-live si Sed. Naka-gaitong oras, naka-live si Archie. Sabi ko, naku, mukhang wala na akong oras para dito. But I'm grateful na dumadami tayo. Yung influence, sabi ko nga, magiging isa kang certified vlogger kapag meron kang naingkayat na vlogger talaga, maging vlogger din. And then, I'm happy na nag-jam ka at na impluwensyahan ka ni RJ at natutuwa naman ako na na-inspired ka sa amin. So, maraming salamat sa iyo, Sen. And laban lang, supportado ka namin, Jen. Oh, thank you so much. Alam nyo, love, alam nyo kami, walang masamang tinapay sa amin talaga. People have been, I've been receiving, napanood ko yung live ninyo, by the way, ni Mama Sam, at talaga, ni RJ kahapon. I was on duty. So, yung mga nurses sa ospital, kilala na kayo. Nakikita na nandiyan lang yung iPad ko at naka-play. So, I was listening to you guys kahapon. And talagang, I've been receiving messages from people na parang minsan parang they were comparing us or parang, diba, may mga, hindi naman may iwasan yung mga pagka-characterize or pagde-describe sa atin na iba-iba naman din talaga tayo. But to tell you honestly, sa lahat ng nanonood, kami pong lahat, even si Mama Bex, imagine si Mama Bex pa yung nagsabi na tabi-tabi tayong manood, sabi niya. So sabi ko, sige, mag-book ka na, sabi ko. So we're so excited. And ayan, I can't wait to see you if I fly on Saturday in Thailand. Hopefully, magkita na tayo, Mama Sam, kasi hindi ka uuwi dito sa Pilipinas for the coronation. Bawa na kami kasi, RJ. So, abangan niyo po yan. Oo. Ayan. Dito, gusto ko yan iklaro sa lahat. Kasi parang feeling kasi nila, parang meron tayo mga gap or nagpapaligsahan tayo. Wala po. Ako ha, to be honest, ako,
wala ako sa sistemang ganun, sa sarili ko. Never kong kinocompare ang sarili ko sa ibang tao. Kami ni RJ halos magkasabay kami. Never kong kinukumpara yung sarili ko kay Tita Lavinia, kay RJ, kaninong mga vlogger na nagsisidatingan. At never din ako tumitingin sa number nila. Kasi yes. channel nila yon. So kung ano yung ginagawa nila doon, ginagawa nila yon. And then yung akin ay akin. And then may mga tao naman na nanonood. So masaya ako. So sabi ko nga, sa tagal ko na sa industriyang to, thanks God talaga, may mga nai-influensyahan ako na, alam mo yun, to think positive talaga. And yun naman yung purpose ko din. And then, siguro, sooner, pare-parehas kaming aangat ng sabay-sabay. Ang importante ay, nandiyan kami, nandiyan sila, na napapasaya din kayo, at marami kayong choices na pwede panooran. So yun. At higit sa lahat, nandito kami para sama-sama hulihin kung sino nga ba ang mananalo, Miss Universe Philippines, Miss International, kung sino-sino yung mga talagang kokoronahan. Hinubuli kasi namin yun. So yun yung importante doon. And then, iba-ibang opinion, iba-ibang idea, iba-iba yung ginagawa namin. Siyempre, sabi nga gano'n, pare-parehas lang naman yung chicken, pero iba-ibang klase ng luto. Yes. Oo, ayan. Coming straight from Mama Sam. Ayan, napakaganda mga words and statements na binitawan niya. Kaya love lang ha. Yan ang aming i-send through sa mga screens niyo by the end of this collaboration. Kaya thank you so much for your time, Mama Sam. Ayan, syempre gusto natin. Salamat din sa oras mo. Ito naman. Yes. I'm happy and I'm so excited ng chikahan na to. At sana mapasaya natin lahat ng mga nanonood at maging satisfied sila sa mga sasabihin natin. Hindi po kami perfecto. Paunahan ko na kayo. Hindi kami perfecto. Meron kami mga bagay na nakikita ng mga mata namin na hindi nyo nakikita or nakikita ninyo na hindi namin nakikita. So, dinawin ko lang para naiiwasan yung ganito, ganyan. Kami, wala kaming manok. Pero nandoon kami sa sino ba yung malapit sa corona. Ayun yung dinidikitan namin at yun yung binabantayan namin. Pero hindi naman ibig sabihin, klaro ko lang din sa inyo, na kung ano yung sinabi namin, panalo na to. Maaaring mali kami, maaaring tama kayo. So malalaman natin yan sa May 22. So chill lang and relax lang. Kanina bumisita ako dito sa comment section mo. Ang aga-aga, may mga maiinit na. Sabi ko nga, why not na mag-join kayo? Paminsan-minsan na malaman ninyo kung ano yung ginagawa namin. And then, malinig namin yung opinion ninyo. Welcome naman kayo. Mag-message na kayo sa amin. Para mailabas nyo rin yung mga kung ano yung opinion na meron kayo at kung ano yung nakikita ninyo. Ito ay hindi lang para sa amin, para sa atin lahat. So, dapat tandaan natin yun. Yeah. Sabi ko nga, nakakatuwa naman. Before I prepared, because I came from 24 hours shift, actually mga 28, because I stayed pa in the hospital. Before I left the hospital, I messaged you already. Sinend ko na yung flow natin. Ang professional neto, grabe. Pag-uwi ko dito sa bahay, I got my package because I'm flying nga to Thailand. So, pinrepare ko lang yung mga gamit ko kasi later after this, I have shooting. Mamaya, pag-uusapan natin very, very quick yung after dito. So, before I took a shower and I prepared, tinignan ko yung comment section. Sabi ko, iba talaga ang influensya ni Mama Sam. Nagbabalitaktakan na wala pa namang live. Sabi ko, grabe talaga. Oo, bibihira yung ganon. Minsan, ang mga message lang nila, Doc Zed, waiting. O kaya, malilate kaya si Doc Zed. Ganyan lang yung mga sinasabi. Pero kanina, dami ng mga kuro-kuro. Grabe talaga. May nabasa pa nga ako sa akin ganon. Nakaw si Mama Sam naman, binayaran daw ako ni Atisa Manalo. Sabi ko talaga naman, I need money. Ito, binayaran ako, Discord. Saya-saya ko. Sana nga eh. Sana. Hindi ko naman, di naman ako nagagalit. Kumbaga parang, minsan naiisip ko lang, bakit ganun kayo mag-isip? So, money. So, sana. Kaso hindi. Pero okay yan. Laban yan. Enjoy. And then, syempre, hindi naman natin mapiplease lahat ng tao. Yung may mga tao na ang opinion na ito sinasabi mo, magtataas talaga sila ng kilay. At yun yung gusto ko. Yung magtataas sila ng kilay sa sinasabi mo kasi nagtaas sila ng kilay sa'yo. Ibig sabihin, di ba, i-republish sila sa'yo. Pero, mas gusto ko yung nainitinta.
Charot. Okay. Ayan. Siyempre, gusto muna natin batiin ang ilan sa ating mga minamahal na subscribers. We have Gaisel Ortega, Cruella and Pageantry. Mama Gaisel, nice na kitang ka-collab. Hello, beautiful people, sabi niya. Ayan. Maraming natutuwa sa collab natin. I'm just flashing a few of their comments. Sabi ni Otep, nakakatuwa ang collab ni Mama Sam at ni Doc Zed. Sedio says, Doc, don't change, Doc Zed. Hope you all, you're always conscious and mindful in giving opinion and do not promote hate and bashing. Salamat, Doc Zed, sa collab niyo ni Mama Sam. Ayan, may naghihintay ng song number ko. Nako, hindi na po at baka copyright po ako. Ang friend natin na si Dr. Pedia, ma'am. Hello, galing-galing Doc Zed. Nakuha mo na ang niche mo. Happy for you. Ayan, at marami pang mga natutuwa sa ating collaboration ni Mama Sam. Ayan, hi Doc Zed and Mama Sam, good evening. Mike Chinita says, matsipag talaga si Mama Sam mag-vlog. Oo nga eh. Ilang beses ba Mama Sam? Once or twice a day? Actually, once a day every day. Doon. Kaya lang kasi every tatlo day. Yung channel ko. Tatlo oo yung channel nga. Ko. Sa inyong lahat ako ang bongga. Tatlo ang channel ko. Siyempre alam yun na. Parang dalawa lang ako nakakollab. Parang sa dalawa lang ako nakakollab. Ay, nakasubscribe. Hahanapin pero alam mo, sa totoo lang, ano, kaya yung time na school day ko, hindi kita mapagbigyan. Yung mga, saan kulab naman tayo, hindi ko sila mapagbigyan. Kasi nga, Diyos ko, wala na talaga ako energy. Alam mo yung mga nakaw na oras, talaga ginagawa ko. And I then, understand. Sabi ko, huwag kayong magayon, nababawi ako sa inyo talaga sa summer. Si RJ nga nagtanong kagabi, kailan ba tayo po din nag-collab? Sabi ko, I think yung Miss Universe last year. So, yun. Eh, taon-taon naman. So, basta ang importante nandito tayo ngayon. At babawi ako sa iyo ng bonggang-bongga. Kaya simulan na natin. Ang chika. Simulan na natin. Okay, before we start, yun nga, nakita niyo naman sa Instagram page ko. And we will be linking also that yesterday I was officially launched by Peps TV as their newest inside correspondent. Opo, tayo po ay kinuha ni Sir Carl Morris Galang. They are part of the, sila yung mga creators ng Masters of Filipinas. Ayan, okay. So sila ang, ako ang kanilang newest inside correspondent. So you'll be seeing me more. Also, not only in Miss Universe Philippines na lang, but also in Mr. Gay World Philippines, sila yung nag-handle dyan. Masters of Filipinas also. And Mr. World International is coming to the Philippines this July. So I'll be part of their inside correspondent. Kumbaga parang backstage host po ako. Ayan. Isa sa mga blessings natin this year. Yan. So I'm may very happy ako sa to announce nag-host that to ka ng isang event ni nag-host ka ng isang event ni Tara Valencia. Sabi ko malayo mararating ng batang to. So yun. Ang galing-galing mo. Thank you, Mama Sam. Thank you. Oo. At baka yan, mamaya ipopromote ko yung aking bagong Instagram. Celebrity tanong. Hindi naman. Celebrity na. Later, okay, we will be promoting my Instagram account, Dr.Z_PageantGuru. At may Facebook page ako, Dr.Zed. Ayan, para malaman niyo po yung mga updates natin before we go live. And of course, yung mga flashback and feedback natin from the rest of our YouTube subscribers. Ayan, Mama Sam, ang pag-uusapan natin, yes, bago natin simulan, wait lang. May tanong na muna ako sa'yo. Kamusta ang pagiging vlogger? So, bilang vlogger, ano yung mga na-experience mo na parang, oh my God, ang hirap pala neto. Naranasan mo ba yon? Ano yung talagang eksaktong nararanasan mo ngayon? Oh, okay. Very good question. Well, yun nga, alam nyo, well, I tried to weigh din yung schedule ko, no? Kasi before talaga, yung everyday schedule, hindi kaya talaga when you're a resident, especially internal medicine. So, mga hindi po nakakaalam, yung mga internal medicine po, ito po yung mga, before ang mga cardio, ang pulmo, ang mga nephro, bago po sila naging subspecialty, internal medicine muna sila, mga internist sila. So, nandun po ako sa level na yon. At next year po ako magsusubspecialize ng nephrology o yung specialist sa kidney. So, nung natapos ko yung IM at patapos na, sabi ko parang kaya ng schedule ko. So, sige, sabi ko, gagawin ko. Pero alam nyo, ang hirap-hirap kasi instead na itutulog mo na lang sana siya from a day job, magpe-prepare ka na. Magpe-prepare ka na at aayusin mo na yung flow ng thoughts mo. At aayusin mo na yung schedule mo kasi ako doon marami din po akong racket. Bukod dito, I also do online teleconsultations. I have a small business also with me.
dito sa malapit lang sa condo ko. So, ang dami-dami kong ginagawa. So, tapos ang pinaka-nahirapan ako talaga, Mama Sam, is because I said, parang bukod sa inyo nila, RJ, idol ko din talaga sina Adam Hinato, of course, The Crown Philippines, yung mga nag-i-interview. Kasi long before pa, talagang I've been hosting in UST, as I mentioned before, when Janine Togonon won in UST, I was the one who hosted that time. Eh, talagang host ako ng UST, isa sa mga prime hosts ng UST. So I said, parang, I also want to be a parang credible source of information, and I want to do that, no? Yung mag-sit down interview. So, blessing in disguise, I think, na nung naka-admit ang mommy ko sa ICU, there was one person in the name of Sir Mikey Esplago. Member siya ng Mistress of Filipinas, and he's also a photographer, and he messaged me. Tapos nakita niya yung potential ko, and he said, you know, you can do a sit-down interview with the girls. Kasi ako po, hindi ko po kaya mag-isa yung camera and all the editing. Super mahina po ako dyan. So, alam niyo, madami lang talaga, Mama Sam, na mga mababait, kagaya ni Sir Mikey na nagdi-direct sa akin at nag-photography with the girls. Sila yung nagsischedule. Peps TV, Peps Family already included me in their family, and yung kanilang studio, doon ako nag-shoot ng mga interviews sa mga girls. And then, there's someone out there in the name of Ron Cal from Instagram who messaged me and said, nakita niya kasi yung mga thumbnails ko before. So, hindi talaga maganda, Mama Sam. Mahina talaga ako sa ganyan. Yung problema ko, thumbnails eh. Talagang sina Sir Geisel at sina RG ang nagturo sa akin. Si Mama Geisel talagang piniprint screen pa niya, nagsiscreen record pa siya. Ganito, Doc Zed, ang gagawin mo. So, there's one person in the name of Ron Cal who did the editing. Lahat po ng thumbnails na nakikita nyo ngayon ay gawa yan ni Ron Cal, not me. So, ang dami lang talaga mababait na mga tao. And all the support and love from people abroad also have been messaging me. I have a follower in the name of Matt. Ayun, nag-usap na nga kami. I'm staying in his place in California before we fly together in Mexico. So talagang sabi ko, ang sarap ng feeling na ganito, no? Although, Mama Sam, may mga naririnig din ako, mga bashing. I've been reading the bashings. Nilalike ko pa nga sila at hina-heart ko. It pushes me to do better. It pushes me to do better talaga. So it's part. It's part of the job. Yeah. Yes. Saka hindi mo naman may iwasan yung mga bashing. Ayun. Kasi syempre, may mga manok sila. Nasasagasaan mo talaga magsalita. Yung comment mo doon sa kandidata, nasasagasaan mo. And then, syempre, may itutulong nila sa'yo. At makakapag-comment, I completely understand. And sa akin, wala yon. And then, naiintindihan ko. Pero minsan, sinasabi ko din yung side ko. Katulad na lang kanina, may nag-comment doon sa channel ko, sabi gano'n, naku, yung mga vloggers naman, kinagamit naman si Iloilo, Chubachena, so gano'n, para daw panoorin. Siyempre, may sandali lang muna, preno-preno muna. So, sinagot ko siya na gusto ko lang ipaintindi sa mga fans ng mga bawat pageant na hindi namin ginagamit yung kandidata ninyo. Matuwa kayo pag nilabas siya ng vlogger, kasi it's nas kikita dyan yung potential ng kandidata. Ibig sabihin nun, Misty Papano, naniniwala siya doon sa kandidata. Alam nyo, libre na nga yung publicity. So, publicity pa dito para sa kandidata. And then, hindi ganun kadali. Pero yung ipupush mo sa amin, yung gusto mo mangyari, ibang usapan yun. So, be grateful. Instead na sabihin mo ganyan, magpasalamat ka. Thank you at napansin mo yung potential niya. Yung mga ganun yung ina-expect. Hindi yung parang kawawa naman kami yung mga vlogger na parang sinabi na lang ninyo na parang ang gusto lang namin ay money. Kung gusto namin ng money, madali lang yan. Pero syempre, nandoon kami sa part na as long as possible, gusto namin makatulong sa girls. And then kung puro magaganda lang ang maririnig ninyo, hindi natin sila matutulungan. Totoo. Totoo yan. No, it's not everyday na parang Christmas at piyesta sa mga babae. Talagang meron at meron talaga tayo. Mapupuna at mapupuna. And that's part of our job as pageant vloggers, critics, and analysts. Ika nga nila. Okay, Mama Sam. Maraming salamat sa ating 153,000 viewers ngayon. Naiinip na si Prudencio Ikayan. Sabi niya, akala ko start na for the topic. Magsisimula na po kami. Ito na po ang hihintay ninyong balitaktakan. So tonight, ang pag-uusapan natin, ang itinakda. The Destined. I was watching the live of Sir RJ and Mama Sam last night at talagang
sinabi ni Mama Sam na it's all about destiny, okay? Atisha can win, sabi niya, but if it's not Atisha's destiny, hindi mangyayari yon. Kaya ang title natin ngayon, sino ang itinakda, sino ang itinadhana para sa corona sa May 22? Mama Sam, hulihin na natin at umpisahan natin. I want to know the girls na mga bubbling up mo muna. Yung mga girls na ngayon ay napapansin na natin, ngayon ay bumubulaga at malamang pwedeng bumulusok sa semifinals sa May 22. Okay, isa dyan sa mga kandidata ko, hindi ko naman siya pababaguhin yung statement ko last night, si Pampanga. Mm-hmm. Cyril Payumo. Actually, yung laro ni Cyril Payumo dito, nung una, deadma lang. Pero bago magsimula yung Miss Universe Philippines, potential yung beauty na doon eh, Charlene Gonzalez Peg, na may pinaghalo na Susmita Sen. Ayun yung nakikita ko sa kanya. Ewan ko kung ano yung nakikita nyo sa mukha niya. And then, of course, I follow her yung kanyang mga social media account na tignan ko nga kung budol yung beauty niya. So, halos lahat naman ng mga photoshoot niya, talaga naman, pack na pack. Yung tipong pag dinala mo sa Miss Universe ay pwedeng-pwede na isabay sa mga kandidata. Yung kumbaga hindi ka mapapahiya pag dinig ng Philippines, ay siya kang ganda. Ganon talaga yung makikita mo sa mga photos niya. And then, nandoon din na parang, nung una, yung laro niya, sabi ko parang tahimik, parang walang ipinapakita. But I know yung team ni Cyril Payumo na during Binibining Pilipinas, nakita naman natin yung performance, nakita natin yung mga ipinakita niyong national costume, yung mga pasabog niya doon na nakatatak sa akin yun. Siyempre kung satali ka sa Miss Universe Philippines, edi level up mo yung sarili mo. And then, ayun yung hinihintay ko sa kanya. Ngayon, yung Hello Glow, my God, Cyril Payumo, out! Talagang sabi ko, oy, hindi imposible na baka nakatingin tayo kay Atisa, nakatingin tayo kay Talib, nakatingin tayo kay ganito. What if kung si Cyril Payumo ang ipinanalo ng Miss Universe Philippines? I always remember yung sabi ni Shamsi Supsup, gusto ko sa isang kandidata, kapag tinignan mo pa lang siya, kita mo na yung ganda. Yung meron na siyang wow, na kahit hindi siya nagsasalita, may wow sa kanya. So yun, meron siyang ipinapakita na extravaganza na appeal. Kasi syempre gusto ko, pag dinala mo siya sa Miss Universe, yung mga taong makakakita sa kanya, ang iisipin, ang ganda naman nito. May wow sa kanya. At the same time, ang gusto nila, sabi niya, kay Shams ito ha, ang sabi niya, as long as possible, nakikita mo sa kanya yung pagka-Pilipina. Yeah, yeah. So, kasi kahit hindi siya magsuot ng sash, Miss Philippines siya. Ganon. Madaling masabi. At least Miss Philippines. So, ayun yung mga basihan ko sa mga nakikita ko sa mga babae na lagi kong tinatandaan. Kasi galing sa kanila yun eh. Hindi naman galing sa akin. And then organization na ang nagsalita. So, natural. Ganon din yung dapat kong hahanapin sa mga hinuhuli ko. And then, nakita ko sa Cyril Payumo, oh, may nananahimik pero may extra baganza. May extra beauty. So, sinasabi nung iba, ay naku Mama Sam, ano naman eh, parang wala naman, ang labya-labya naman, hindi naman ganong kapalo. Ayun pa nga lang yung binibigay niya, may wow na siya. What if kapag minake over to or transform to ng Miss Universe Beauties? Eh di lalong, my God, sabi pa yung mo ba to? Ayan. Totoo. Ayun, well, I'm... Yeah, I'm very proud that Cyril is from my hometown, Miss Pampanga. Ako ay taga Pampanga. My dad is pure Kapampangan. When I saw her sa Hello Glow, talagang iba. Iba talaga ang aurahan, no? Oo. At saka po, ang height ni Cyril ay katapat ni Christy McGarry. Ganun sila level ng height. So, towering height talaga. I think 5'11 si Cyril. Kasi she's even taller kay Tara na 5'9. At hard to miss. Sabi mo nga, Mama Sam, kapag ipinadala sa ibang bansa, sa Mexico, mapapansin at mapapansin yung ganong glasing ganda ni Cyril. So, I'm glad na napapansin na natin siya ngayon at gumaganda yung styling kasi ni Cyril, no? Umaari ba? Parang after Holy Week. Hindi lang yun. Yung kumbaga parang isipin din natin na
kung halimbawa si Cyril ang pinanalo dito, yung alam mo yun, yung may isasagad pa yung beauty niya, pwede pang, yes, oh, mag-diet ka hanggang November, or igulatin tayo na biglang ganito yung makita natin sa kanya. Yes, nandoon siguro yung parang hindi tayo nakokontento doon sa nakikita natin sa kanya, pero kasi doon sa Hello Glow, nakita naman natin yung mga pitik ni Cyril saka yung mga eksena na napaka-elegante gumalaw. At saka yes, nandoon talaga yes, yung parang, oh my God, wow. So nakakatakot. So abangas talaga siya sa akin. Kailangan natin, sandali lang, kailangan ko mag-alert dito kay Cyril. But yes, syempre, titignan natin kung consistent siya from day ng Hello Glow hanggang sa Coronation Night. Maaaring ngayon, ayun yung nakita natin, hindi natin alam bukas o sa mga susunod na araw. Syempre, ang tabayanan natin yan. Oo, so do not sleep with Cyril Payumo. Talagang iba, iba ang klase din itong si Pampanga. Oo, agree with you, napapansin ko na din siya at talagang lumulutang din siya ngayon sa eksena. Sino pa mamasama ang iyong mga bubbling up? Meron ka pa bang okay, napapansin bukod sa mga solid okay, five mo? Actually, nung una, si Baguio, medyo parang ang dating sa akin ni Baguio, may kulang. Sabi ko, kung dinala nyo to sa Miss Grand, panalo tong babaeng to. Yung ganon. Ganon yung datingan sa akin. To be honest, ha, magiging honest ako sa inyo. Hindi ako ganon ka-convince sa kanya. Beauty, yes. Orahan, yes. Pero kasi, ang hinahanap ko sa mukha niya, nasan yung charming? Kasi di ba sabi ng ganon, dapat Pilipina looks. Dapat nandoon pa rin makikita sa kanya yung pagkadalagang Pilipina. Yung ganon. So, wala akong nakikitang gano'n. Until nang wala akong nakikitang gano'n. So, medyo okay din yung pagka gano'n-gano'n ng bibig kapag tumatawa siya. Ayun yung mga nakikita ko noon. Sabi ko, mukhang delikado to dito si Baguio. Parang feeling ko masyadong bubot or bata pa para sa, kumbaga, siguro first time, pag sinabi ng team niya, oh, sige, rampa ka dyan, rampa. Wala tayong masasabi sa styling. Ang galing nun din. Kung sino man yung may hawak dito, sobrang saludo ako. Pero syempre, nandoon din na kung titignan mo siya, parang ate, na-overan ka sa mga actions mo. So, dapat hinay-hinay lang. Hindi Miss Grand to. Dapat, ang atake mo pa rin is Miss Universe attack. So, yon. In fairness naman kay, ano, kay Baguio, nung Hello Glow, nagustuhan ko yung galaw niya doon. Ayun yung nagbigay sa akin na parang, ah, okay, sige, balik ako kay Baguio. Kasi nung first day na Miss Universe Philippines, nagustuhan ko siya. Naku, mag-ingat dito si Kainta. Na, parang ito okay, yung isa sa mga bulaga. Ganon. Tapos, pero syempre, day by day, nakikita ko, syempre, papalaw mo na yan. So, nakita ko yung galaw niya, parang, ate, masyadong over, masyadong OA. Nakikita ko yung mga ganyang galawan sa Miss Grand talaga. Punta ka ng Miss Grand. Talaga yung mga babae, yung mga pa. Sanay ako sa ganon. Sabi ko, sige lang. So, parang out siya sa akin. Tapos yung Hello Glow, in fairness sa kanya, nakita ko yung galawan na tama lang yung timpla. Yung galawan na hinahanap ko sa kanya. At tama lang yung smile, tama lang yung tinginan, tama yung pasarela. So, perfect. So, sabi ko, okay. So, saan aspeto pa siya dapat tumuto? Sa comm skills. Kasi may napanood akong interview sa kanya. Hindi ako convinced. Parang, ate, ingat ka dyan. Kasi dapat wala kang takot. Hindi ko mararamdaman sa'yo yung, ay, natakot siya. Ay, kinabahan siya. Dapat wala. Dapat kita sa mga mata mo kung fire ang pinapakita mo dyan, dapat fire ka din the way kung paano ka magsalita. And then, sabi ko, focus kayo doon sa another team more than mag-focus kayo sa styling nyo. Kasi yung styling ninyo panalo eh. Kabog. Given talaga. Parang matik eh. Pag sinabing Baguio, magpapakita yan ng iba't ibang klase ng styling. Sabi ko nga, malaki yung chance ng batang to makatuntok ng top 5. To be honest. But you have to be careful kasi sa top 10 kasi, hindi natin alam kung yung mga nagbabanta pagdating sa con skills ay gaano ba sila kakumpiyansa sa sarili nila. Sabi ko, okay, ang laro dito ni Baguio, yung team all out, but na kay Baguio na kung paano niya ipapanalo yung competition at paano niya iaangat yung sarili niya sa top 5. Lahat yan na kay Baguio na. So, yon. So, isa siya sa mga nakikita kong abangers at alerto din ako sa kanya.
Okay. I don't know if Mama Sam knows that I'm coaching Tara Valencia for Com Skills. Hindi mo pa alam, no, Mama Sam? Ngayon mo lang nalaman. Oh, hindi alam ni Mama Sam. Okay, so ako, Mama Sam, ay extended team ng Baguio just because I volunteered myself to help Tara Valencia, Miss Baguio, for Com Skills. Alam nyo, sa styling team, mag-aano lang ako, magko-comment lang ako dun sa styling. Kasi Mama Sam, hindi talaga ako, as in, I'm not part of the Team Baguio, I'm not part of the core chat box kung nasaan sila. I have a separate chat box with the team and then kay Tara for the Q&A portion lang. Alam nyo, magandang-maganda tong naging observation ni Mama Sam. Because before the Hello Glow, kung naaalala nyo yung isang event ng Viva Medica Clinic, yung nagtapatan sila ni Atisa Manalo, yung magkatabi sila, na nag-aurahan sila. Ito, ngayon ko lang to i-drop sa lahat, ha. Magkatabi sila, I messaged Tara and her team. I said, it's too much. I felt it's too much. Sabi ko, parang pang Miss Grand International, sabi ko. And then I've been reading comments of people on TikTok na parang pang MGI nga. Of course, we don't want that branding for her because she's aiming for the Universe Crown. Kaya kung nakita nyo siya sa Hero Glow, tama yung observation ni Mama Sam, nag-die down, nag-hold back ng konti, hindi niya masyadong tinodong gano'n na gano'n. Yung pang MGI level. Yes. Because I messaged her, sabi ko, I've been messaging people. Sabi ko, masyadong umapaw. Sabi kong gano'n. Ayun. Kasi ang attack niya kasi, I think ha, ang attack kasi ni Tara dito is, syempre, kailangan mapansin ako dito. Kailangan talagang panalo talaga yung atake ko. Kaya lang kasi syempre, may mga atake kasi bilang kandidata, siguro naman tagal na natin nanonood ng mga pageant, may mga atake kasi na hindi mo basta-basta kailangan ibigay na ganong attack. Kasi alamin mo kung saan pageant ka lumalaban. Alam niyo kung bakit na El Tocuyo si Miss Venezuela noong 2016? Dahil sa sobrang over niya umora. And then I think kapag kasi kailangan makita pa rin sa iyo yung pagiging elegante. Yung oora ka na elegante ka dapat dawi kung paano ka maglakad, paano ka tumingin, paano kang ngumiti. Dapat lahat yun kasi you are Miss Universe. Oo, sa Miss Universe ka nag-a-apply. Hindi ka naman nag-a-apply sa iba pang pageant. So yun. Ayan, tama, agree with you. And dun sa ComSkills, Mama Sam, we're working on that. Hindi na ako mag-comment ng iba pa, pero I'm doing my job as a ComSkills trainer for Tara. Hindi, yung interview, sa interview niya, actually, hindi, okay. Ko, alam kong recent at ito bago lang o nung nakaraan tao. The way kung paano siya interviewin, parang pagkapalok sa kanya ng tanong, ewan ko kung ako lang yun, ramdam niya kagad yung ramdam mo kagad na parang nabulaga siya na parang tumiklop, yung tiklop na, hindi naman yung tiklop na gano'n, parang nawala yung power. So, dapat mag-ingat siya sa gano'n. Dapat lagi siyang aware, dapat lagi siyang alerto. Okay, yes. Of course, hello muna sa ating dear friend, Parade of Beauty, Mama Bex. Maraming salamat. Sabi niya, ang gaganda, kaloka, mapapasana, all ka na lang. Gandang gabi sa lahat. Please like this video and follow these two amazing vloggers, guys. Love you both. Love, love, ganun. Love you, Mama Bex, and see you very soon. We're excited to see you and meet you in person. Ayan. Sabi ni Del Grunbatcher, I'm so confident that Tara Valencia will win the crown. Her comm skills is improving and she's gonna win. She has everything. Let's wait and see. Ayan. That's good. So, okay. So much of Tara Valencia Baguio. We've discussed about Pampanga. Meron ka pa bang gustong idagdag sa mga bubbling up mo, Mama Sam? Actually, wala na. Kasi ano eh, dati gusto kong idagdag dyan si Northern California. Mm-hmm. Okay. Kaya lang, nakulangan talaga ako ng Hello Glow. Ang ganda nung ang ganda nung aura, ang ganda nung ayos. Kaya lang yung naglakad siya, parang hindi niya alam kung paano siya maglalakad. Sabi ko, malabo. So, doon ako parang natakot sa kanya na I hope, I wish all the best na sana mag-ano siya, yung tawag dito,
level up ba sa mga susunod pa niyang laban. Ganon. And then, ano din, tumatawag din ng attention ko si Laguna. Mm-hmm. Si Laguna. Isa, Laguna. Ang sexy din ni Laguna. Pero, nag-aabang pa ako ng more. Ang ayoko naman kay Laguna, pag nagsalita na siya, yung mga napapanood ko sa kanya, medyo off ako doon. Kasi sa akin kasi, pag sinabi mong, akin lang to, ewan ko sa inyo ha, pag sinabi mong Miss Universe, dapat may angas ka kung paano ka magsalita. Pag wala kang angas, pag pabebe ka dyan, sorry guys, talagang I look another one. Kasi nahanap ko kung sino yung winner eh. Ayun, oo. Actually, si Northern California din, napansin, I've seen her in person. Ang na-mention ko dito talaga, Mama Sam, is I think she's losing a lot of weight. No, I mean, parang it doesn't look a little bit healthy for me anymore. Oo. I don't know if it's her condition. I know she has a medical disease that she's been mentioning even during the press presentation that said Queens. Pero ayun nga, medyo pumapayat. So I hope na mas mag-gain pa siya ng weight kasi sayang yung ganda ni Northern California talaga. Totoo. Sayang, ayan. Sayang. Course, ang ganda pa naman ang galing magsalita. Si Laguna naman, ako din, napapansin ko din si Laguna, pero ayun nga, gaya ng observation ng most of the people, kagaya nung kanilang Icon Clinic visit, sabi ko, ba't parang iba yung suot ni Laguna, di ba? Yung suot nila, Atisa, naka-black, tapos si Natara, naka-gold, parang kakaiba yung sa kanya, naka-green at yellow. So, alam nyo kasi sa Miss Universe Philippines, talagang attitude and behavior ang isa sa mga pinapansin nila. Gaya kanina, Mama Sam, ka-chat ko nga si Baguio, kasi late na siya naka-uwi from Zone Rocks nila. Tapos, parang 3 a.m. she has to wake up for the Hello Glow shoot. Minessage ko siya ang call time doon nila, 6 o'clock sa Caloocan pa, eh, taga-Mandaluyong siya. So, ang layo. Tapos, ang nabalitaan ko kasi dyan, nag-check talaga sila ng mga late, ganyan. So, baka, alam mo na, diba, baka may grading or something. Of course, attitude pa rin talaga. Gaya ng lagi sinasabi, Miss Universe Philippines is still a job, diba? Kaya kailangan, yes, gusto nilang malaman kung punctual ba to, kung maganda ba ka sa trabaho, professional ba sa oras. Hindi lang to pagandahan, kailangan din yung attitude din ng girl, okay. Kailangan fit na fit. Ayan, sige. Basahin natin itong comment ni Brian Alegrejo. Tara is a top contender for me, pero I don't see her winning this year at this point ng competition. Parang medyo hilaw pa. But of course, nakasalalay sa coronation night kung ano ang mangyayari. Kaya nga po, ang title natin ngayon ay Destiny, no? Ang itinakda. Okay, Mama Sam, are you ready to give out sa atin ang iyong mga solid... parang solid semi-finalists o top 5 mo sa competition, okay. As of nakakaloka April 11 naman. Today. Okay. So, magbibigay lang ako ng mga kandidata na nakikita ko din naman na talagang yung laban nila. Sobrang, kasi ang top 5 kasi ngayon, sa totoo lang this year, matikip ang top 5 sa mga kandidata. Yes. Sa sobrang dami na magagaling. Sobrang ang sikip-sikip ng top 5 sa kanila. Tapos isang corona lang. Uh-oh. Medyo nakakalungkot pero wala tayong magagawa. So talagang best talaga sa mga kandidata na ipakita nila yung na sila yung deserve. Alam nyo guys, sa totoo lang, ayun katulad kanina sinasabi niya, pero hindi ko nakikita si Baguio na kokoronahan eh. Alam nyo guys, hindi rin natin masabi kasi ang game na to, paiba-iba. Pangaaring ngayon nandito siya, bukas nandito siya. So, bukas nandito siya. So, paiba-iba. But, wish all the best sa kanilang lahat. So, lahat naman sila ay lumalaban. So, good luck, girls. So, yon. So, ako, para sa akin, isa sa mga nakikita ko, syempre si Cebu. Cebu na si Chris Stephanie Hanson na, syempre, hindi natin pwede, ano to eh, isang tabi. Kasi para sa akin, ang laban niya dito, silent killer. Silent killer yung galawan na tahimik pero maaaring magulat ka biglang nasa top 5 siya. So kung makakarating siya sa top 5, hindi ako masusurprise kasi syempre nandoon naman na talagang biglang umaatake. Ito yung transition na ito minsan eh. Kapag yung talagang pageant na nagka-transition siya, yung ano mo yung naglalakad siya na fire yung dating niya, tapos biglang i-smile niya, tapos biglang po-pose, tapos biglang pak,
So, maaaring gamitin niya yun sa laro to. And then, of course, alam niya kung ano yung pinasok niya at alam niya kung ano yung nilalabanan niya dito. Hindi mo rin masabi na magpapatalo siya ng ganun-ganun na lang. So, talagang i-achieve niya yan for sure na makarating sa top 5 sa abot ng kanyang makakaya. But, syempre, depende yun kung may luck siya. Depende kung naka-destiny sa kanya. But, good luck. But, si Boo for now, nakikita ko na talagang silent killer. Ganon. Ikaw ba? Well, alam nyo, si RJ kasi, yung parang RJ did live one time, tapos sabi niya, may mga magaganda daw ng girls na talaga nakaka-starstruck. At isa po doon talaga si Christiphany Hanson. When you see her in person na talagang glammed up, napakaganda ng mukha, Mama Sam. Alam niyo yung forehead niya talaga. Forehead talaga ng pang Barbie doll. Ganon talaga yung itsura niya. And I've also seen Catriona Gray in person. Parang may hawigan sa personal si Catriona at si Christiphany Hanson. During the Hello Glow, I had the opportunity to go inside and be with them after the event. May dinner sila doon. At si Christiphany ang pinakamatagal kong nakausap. Okay, and we've been chatting from time to time. Naghahanap pa rin kami ng schedule. Hopefully tomorrow ay available siya for a sit-down interview. Because I've been dying to interview Christiphany Hanson. Of course, Miss Intercontinental yan, di ba? Second runner-up noong 2014. Ang gusto ko, Mama Sam, sa kanya is she knows her weakness. Sinasabi niya talaga na ang tawag niya sa sarili niya, siya ang tita ng kompetisyon. Talaga sinasabi niya that I'm mature, I'm older than the rest of the girls. Tawag nga niya kay Baga, baby girl, di ba? So alam niya talaga where she stands. Pero alam niya, Mama Sam, kung ano yung kaniyang purpose na pagsali dito. Sabi niya, I don't like may what if sa life ko. Ngayon na nagbago yung age restrictions and matagal niya na din daw pangarap lumaban sa Miss Universe, kinuha niya yung opportunity na yon. At talagang, believe ako sa kanya kasi she went through the process. Talagang local pageant, sumali siya. Di ba she could have been appointed na lang sana, di ba? Kasi international title holder na si Christiphany Hanson. Pero hindi siya natapot, di ba? Talagang sinugal niya yung title niya. Ganun kasi siya kakumpiyansa sa sarili niya na ipapanalo niya yun. So, ayun, kaya, so sabi niya sa akin, yes. Sige lang, go. Go ahead. Ikaw na muna. Kaya sabi niya sa'yo. Ayun, kaya sabi niya sa akin, I'm here for an unfinished business. Tatapusin daw niya yung unfinished business na yon. Kaya nandito siya. Ayan. Pero kaya, ang tingin ko naman sa kanya, Seth, kahit hindi naman niya makuha yung corona, parang nandoon siya na, parang sport siya sa laban ng to. Yes. Parang, yes. Okay. Ayun na yung nakakatakot sa kanya kasi parang hindi siya masyadong gigil, hindi siya masyado. Basta day by day, ginagawa niya lang yung assignment niya. But nandoon siya siguro, biglang baka may pasabog sa prelim. Baka biglang umeksena sa prelim. But isa lang nasisiguro ko, isi-show niya yung sarili niya na makakarating sa semifinals. And then, I think hindi siya papayag na hindi siya makatungtong ng top 5. I think ha, yun ang nakikita ko. Kasi kung iisipin mo, di ba, parang from the second runner-up sa Intercontinental, boom, sumali ka as a candidate sa Miss Cebu, ibig sabihin, kumpiyansa ka sa sarili mo na makukuha mo yung corona dito. Dahil naka-destiny siya ilaban dito ng Miss, bilang Miss Cebu, so ayun na. Nakarating naman siya sa Miss Universe. At parang feeling ko, ang gusto niya is dark horse lang yung datingan niya. Oo, alam niyo, Team Cebu yan. Yun lang ang masasabi ko, Mama Sam. At alam natin na ang mga Cebuana ay hindi nagpapatalo basta-basta. Oo. Remember during the time of Bea Gomez, dalawang Cebuana ang pumasok sa top 5. Kaya hindi malayong hindi papasok itong si Christiphany Hanson sa top 5. Actually, right now, as we speak, nasa top 5 ko talaga si Christiphany Hanson. Oo. Celiado yung 5 sa akin, napapasok siya sa top 5 ko. Ang sikip ng top 5. Ang sikip. Sobra. Oo, ang sikip talaga ng top 5 na yan. Oo. Okay, so we're done with Cebu. Punta tayo kay Kainta. Kainta. Si Kainta. Oh, yako.
Si Kay Intay, hindi mo kasi pwede underestimate yung kakayahan nito eh. Kasi yung kumpiyansa niya sa sarili niya, buong-buo talaga. Ando doon talaga na parang, no, lalaban ako. Nakita naman natin yung pasarela niya nung Hello Glow. Nakita natin na hindi talaga siya nagpapakabog ng ganun-ganun lang. But ang nakaloka lang ako sa kanya, yung styling kasi niya, hindi consistent. Sometimes, pasabog, sometimes, parang, ate, naguguluhan ako sa'yo. Pero isa lang ang alam ko, kay Kainta, buo yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Buo yung kanyang loob na talagang ilalaban niya to ng bongga-bongga. Sabi ko nga, kung hindi niya destiny makarating sa top 5, maraming mangyayari pagdating sa yung sa mga evening gown, swimsuit round, maraming mangyayari. Pero malakas pa rin talaga si Kainta sa laban na to. Kasi the way kung paano siya sumagot, magsalita, at kung paano siya, yung appearance niya, ando doon talagang, yung stage presence na tinatawag, talagang buong buo. But natatakot ako sa kanya kasi masyadong minsan nararamdaman ko din sa kanya yung pagiging overconfident niya. Na parang minsan wala na siyang kaba. Na dapat paminsan-minsan ate, maramdaman mo yung kaba para na na-check mo yung sarili mo kung ano yung kulang at kung ano yung dapat mong idagdag. Yeah, oo. Agree with you, Mama Sam, dun sa, ano na yan, sa aspect na yan kay Stacey, no? Minsan, I feel like it's over-pushed. Parang feeling ko masyadong lahat ng bawat eksena, bawat galaw ay a little too much yung kay Stacey. Kasi nandun na, given na na-confident talaga siya sa entablado. Pero pag minsan, parang lumalabas, it's the expression is a bit over. The galawan is a little bit too much. Although, I'm so glad to see her during the Hello Glow runway. Talagang mukhang ang pasarela ni Stacey ay nag-improve compared ng binibining Pilipinas. She knows how to walk already in heels, and she knows how to use it very well during the event. At isa sa pinakamadaming fans itong si Stacey. Actually, nagulat ako, nasa SM North sila. Eh talagang ang daming mga placards na ang letter S nila ay number 5, di ba? Tapos Stacey. Ang dami-daming fans itong si Stacey. Ang lagi kong sinasabi, if gusto siya ng org to win at pinapasok sa top 5 itong si Stacey, there's a high chance that she's gonna get the crown. Kasi magaling magsalita si Stacey eh. Sobrang galing magsalita. Oo. Mm-hmm. Sabi ko nga kung halimbawa pumasok to sa semifinals, said, kung halimbawa pumasok siya sa semifinals, talagang ano, maaaring makalusot siya sa top 5, lalo na pagdating sa Q&A. Kaya niyang ilusot yung sarili niya. But yes, nandutuon pa rin ako na yes, pwedeng makalusot, pwedeng hindi. So, talagang 50-50 talaga yung laro niya dito. But syempre, naghihintay pa rin tayo ng mga activity nila. Baka maging consistent siya doon. And then, makita natin na, sabi ko nga yung kumpiyansa niya kasi malakas talaga. Yung parang, no, lalaban ako. Buo ako dito. So, yun yung nakakatakot minsan kasi sa mga girls na kapag yung kumpiyansa nila, nawalan na sila ng kaba kahit konti. Ayun nga, may yung jitters, importante pa din na ma-feel mo yun eh. Diba? Yung kaba, importante pa din na ma-feel mo yun. It's the adrenaline that makes you give more and exert more sa competition. So I hope na may ganun pa rin ma-feel si Stacey during the finals night. But nonetheless, I see her still thriving to go to the top 5. Parang ano, kakayanin pa rin ni Stacey. At guys, to tell you honestly, sobrang maganda si Stacey in person. May hawigan din talaga sila ni Baguio. Magkahawig din talaga sila ni Baguio. Sa Hello Glow, nakita ko yon. Oo. Nalito nga ako eh. Nalito ako. Akala ko yung kakalabitin ko si Tara, si Stacey pala yun. Nalito ako sa kanilang dalawa, sa totoo lang. Pero syempre, gusto ko munang batiin din yung mga nanonood sa atin na 254. Na sana po, palike na lang po yung video namin today. Baka nakakalimutan yung mag-like. Palike na lang po ng bonggang-bongga. And then, of course, sumunod ay si... Masyado sila nag-i-enjoy.
So, mag-comment below lang kayo. So, next is Zambales. Yes, si Zambales. Zambales? Wow. Mm-hmm. Si Zambales, actually, ito yung parang sa Mata Bernardo, yung datingan eh. Nakikita ko papasok si Zambales sa semifinals. And then, minsan nakukonvince niya ako tulad kanina bago kami mag-live. May video ako nakita kay Zambales. Siya, ang galing ng orahan. Ang galing ng yung transition niya kung paano tumingin sa camera. Yung actual, ang panalo. Pero minsan, meron din naman siyang mga looks na parang, ate, okay ka lang ba? Yung mga ganon. So, kilala ko si Zambales at then alam ko kung paano siya umatake. Sabi ko, kung makakalusot siya sa semifinals, ang laki ng chance niya talaga na makarating pa sa next round kasi kita naman natin yung bewang sobrang liit and then magaling din to umora pagdating talaga sa rampahan. Medyo palpak lang yung hello blow niya na rampa kasi nga parang feeling ko sobrang haba ng suot niya. But naniniwala pa rin ako na papalo to si Zambales. Natatakot lang ako kasi baka mamaya hindi niya masustain yung kumbaga yung kung ano yung pinapakita niyang lakas. Well, I hope na makuha niya yung momentum ni CJ Opiaza. Hindi ako sure kung tinitrain din siya ni CJ for pasarela, pero alam nyo, sa face, ang ganda-ganda ni Anita Gomez. At sobrang happy ako, Mama Sam, na nag-iba yung transformation ni Anita when she joined Miss Universe Philippines. Yes. Naging mamahalin. Naging mukhang alta, na sobrang ganda. Oo. Totoo. Kasi nagpa-block niya pa siya ng hair. Isa na siya sa mga girls na parang ang mamahalin. Oo. Sige, you're saying, sorry? Ayun, kasi siguro gawa nga yung styling niya, binago niya. Tapos naramdaman ninyo, hindi siya masyadong sexy dito. yung sa Miss Earth, masyado siyang sexy. But tingnan natin, malalaman natin sa 22 kung ito ba ay makakapasok or hindi, hanggang saan ba yung mararating ng journey niya. Pero isa siya sa mga talagang sinusubaybayan ko day by day. Yes, oo. Sinusubaybayan ko din yan si Anita Rose Gomez. Ako para sa akin, aabot ng top 10 tong si Anita, si Zambales. Ang ganda-ganda po ng profile niya. Lalo na yung side profile na mention ko na yan dun sa aking live. Isa to sa mga bubbling up ko to si Anita Rose Gomez. Kaya let's not sleep on her at mukhang aariba itong si Zambales. Dapat consistent lang talaga. And we're, hindi ko na siya ulit naririnig sa mga interviews, but from the last interview that I've seen her and I've watched, I think she's improving with her communication skills kasi nga sinasabi niya hindi siya magaling mag-English, 'di ba? Oo, pero somehow may mga nakita na akong improvement sa kanya. Oo. And then sino pa ba? Syempre si Australia. Mhm. Alam mo Australia, totoo lang. Yes. Oo, si Australia medyo dati napak yung ano niya, yung kanyang mga outfit, yung kanyang mga styling. Hindi ko nga siya na-notice eh. Pero lately, medyo a little bit afraid. But nag-hope pa rin ako kay Australia na makakarating pa rin to sa semifinals ng competition. Kasi may height, may body, and then magaling din kumoda, bubbly yung personality. And I think isa to sa mga nagugustuhan ng organization. Ayun yung mga pinangahawakan ko. Kaya lang siya yung galawan ni Australia. Medyo bantay-bantay din tayo kung ito ba ay pumapalo o hindi. But for now, isa siya sa mga nasa radar ko. Ayun, na-stuck ba ako? Actually, itong si Australia, sa personal, ang ganda-ganda. May hawi kay Rachel Peters ang datingan itong si Australia for me. At sino bang na-stuck sa atin? Hindi ko na alam. But anyways, nung lumabas siya sa Hello Glow Runway, at ang ganda-ganda ng pagkaka-ponytail niya, tapos upbeat yung song, ang galing-galing niyang isabay yung sarili niya doon sa upbeat song, kahit na ang laki-laki ng dress niya at ang bigat-bigat tignan. But nonetheless, yung aurahan ng pagiging beauty queen nakita ko din to kay Australia. Dati,
naririnig ko lang kay RJ na iba yung tindig niya sa personal, mapapansin mo po talaga si Australia sa personal and very relatable din ito. Of course, she's a runway coach back then pa, di ba? So, expect na natin yan na ang kanyang pasarela, lalo na sa swimsuit, eh, aariba ng bonggang-bongga. Oo. Yes. I'm guessing sa lahat ng mga Filipino community, si Australia ang pinakamalakas, Mama Sam, I think. Sa lahat ng mga Filipino community natin. Alam mo, gusto ko rin bigyan ng pansin itong si Northern, Southern California. Yes. Oo, maganda din yung backstory niya. Maganda din yung ino-offer niya dito. Kaya lang kulang lang siya sa ingay talaga. So, medyo abangers din ako sa kanya. But, syempre, na-observahan pa natin. Kaya lang kasi kung pag-uusapan Pilipina looks, nasa kanya talaga. Tapos, medyo palaban din. And then, gusto ko din tong si Miss Pasi. Sa mga mami sa Pasi, si Miss... of course. Yes. Super beautiful. Din, no? Ang ganda-ganda. Uh-huh. Yung alam mo yun, ang lakas ng appeal. Okay. Tingin mo si Pasi papasok sa semifinals? Ako, Mama Sam. Yeah, alam mo, after the Hello Glow, nasa side kami nung tent, I held her hand. Siya yung unang-una kong hinawakan, si Selena. Kasi nasa likod ko yung mga anak niya at yung husband niya. And I had a photo with Selena and I said, I have a strong feeling that you'll enter the top 15. Tapos super thankful siya. Malakas ang kutob ko na papasok si Pasig sa 15. Ako din. Oo. Kasi ang ganda ng ipinapakita niya dito. At consistent din yung kanyang styling. At consistent din yung ipinapakita niya. Saka, ang ganda ng face. So, parang piling ko si Pasig lulusok talaga dito sa semifinals. Hindi man siya makakarating sa top 5. Sabi ko nga, masikip ang top 5 sa lahat eh. Pero alam mo yes, na makikipagsabayan siya. Mm-hmm. Diba? Actually, kung sa ganda't ganda lang, Mama Sam, nakikipagsabayan talaga itong si Selena Reyes. Talagang may hawi kay Celeste Cortez in person. Hindi mo mumukhaan na nanay na siya. Kung hindi naghihiyawan yung mga anak niya sa likod ko, hindi ko mai-imagine na mommy na si Selena Reyes. Sobrang nagmumurang whatever ang kanyang abs sa personal. Ang ganda-ganda nitong si Selena Reyes. And I told her na, I like what you're advocating. I like the message you're conveying to the audience na walang expiration date ang pagiging dreamer, di ba? Yung dreams natin, walang expiration date, kaya nga nandyan siya. Imagine, she joined in 2010 and 14 years after, she's joining again for Miss Universe Philippines. Kudos to her. Sobrang ganda ng message na pinapaabot niya sa mga mommy, sa mga nanay, sa mga married women out there. Kaya I'm rooting na she enters the top 15. Next is, I think, Taguig. Si Taguig. Christy Magay. Nako. Alam mo, sobrang favorite ko to. Fans. Okay. So, ito yung masasabi ko kay Taguig. Si Taguig, isa to sa mga, yun nalaman kong sa family siya sa Miss Universe Philippines, sobrang happy ako. Kasi parang, isa to sa mga wishlist ko na sana sumali. So, I felt na parang kinabahan ako na nako, mukhang delikado dito si Atisa kay Taguig, yung ganon. Kasi may heights, tapos body, tapos talaga yung beauty. Kumbaga parang kung bukas na yung Miss Universe, padala mo si Taguig. Oo. Nasa kanya lahat, yes. Magaling ang form skills. Ganyan din ang sinasabi ko. Totoo. Yung kumbaga parang kung bukas ang Miss Universe, I choose Taguig. But bilang pageant blogger, syempre, bilang taga-subaybay sa pageant at tinitignan mo yung nagagalawan nila, nag-expect ka ng more sa kanya. Actually, yung pinapakita niya, kung enough to, dalawang klase itong nararamdaman ko kay Pas, kay Taguig, ipaiintindi ko lang. Yung galawan ni Taguig dito, hindi ko lang sure kung enough ba to sa organization para masabi natin, Pasig is in on top 5. Or pwedeng mag last two standing. Kasi dati, may strong feeling ako sa kanya na, oh my God, possible Taguig and Atisa Manalo ang mag last two standing sa competition na to.
So yun talaga yung tingin ko. But kung titignan mo yung worth nila ng mga ibang kandidata na nakikita mo talaga na nagtatrabaho mula doon sa transformation, wala kang makitang ganun kay Taguig. Kaya nga sabi ko, si Taguig ba na kontento na lang ba sa ganda na ino-offer niya? Ano ba talaga ang ino-offer dito ni Taguig? At para makonvince ang lahat na she will be the next Miss Universe ng ating bansa. Kasi sabi ko nga, wala namang problema kay Taguig pagdating sa pagiging total package. Yung kumbaga parang total package siya. Ang problema lang natin hinahanap kay Taguig is yung transformation mo to make hot para sa mga tagahanga mo na parang ako bilang talagang sentimental favorite ko to eh. Parang nasaan yung gusto kong makita sa'yo as a kandidata sa Miss Universe Philippines? Nasaan yung inay mo? Kasi isa ka sa mga malaking pangalan. Imagine mo, she is a Miss Intercontinental first runner-up. First runner-up to, hindi biro to. Siyempre, mag-e-expect ka sa kanya ng more and more and more and more. And then, nag-e-expect ka sa kanya na galawang pasabog. Yung talagang pipitik, papalo. Ayun yung mga hinahanap ko sa kanya. Pero hindi mo nakita. So you felt na a little bit disappointed na parang nawawala na yung hope ko sa'yo na ikaw yung magiging next Miss Universe ko. Yung ganon. Bilang tagahanga ni Taguig. So parang I felt disappointed sa kanya. Yung, kasi nag-expect talaga ako ng high, more na transformation. So hindi ko nakita yon. So ngayon, lalagay ako doon sa dalawang pwesto. Maaaring yes, ando doon si Taguig sa mga radar para sa top 5, pero maaari din wala. So kung nandiyan siya, tama lang yung galawan na ipinakita niya na hindi naman siya yung ingay na ingay, hindi naman siya yung gigil na gigil, tama lang yon. Pero kung wala, doon ko siya masisisi na kulang ka kasi sa mga ipinakita mong galawan na hindi na nila napansin yung presensya mo. So yon. Kaya yes, nag-aabang ako sa kanya ngayon. But syempre, I hope na sana makatungtong siya sa top 5 at siya pa rin yung mag-last to standing. But nandoon pa rin ako, aaminin ko din sa inyo dahil na sinasabi ko sa inyo kung ano yung nakikita ko, ayun yung sasabihin ko sa inyo na kukulangan ako sa ipinapakita niya. And I'm waiting na sa mga next nilang activity kasi kada activity nila eh, nag-aabang ako. Isa siya sa mga unang-unang mong tinitignan, oh, kamusta naman si Taguig? Ano na kaya ang pinasabog ni Taguig? Nangain ba dito si Taguig? Pero sa totoo lang, yung Hello Glow, kung titignan mo yung pasarela niya, maayos naman, maganda naman yung ginawa niya at ipinakita niya. Sabi ko nga, wala namang bearing to. Hindi ka naman maalaman na kung nawawala na sa eksena si Taguig. Pero nakakatakot kasi baka mamaya tuluyan siyang mawala sa eksena kapag hindi pa siya umaksyon. Lalo na ngayon yung ibang kandidata pa na ang eksena. So nandiyan dyan na nga si Miss Pampanga na nakikita natin ako, biglang nag-boom. Eh Diyos ko, si Victoria Velasquez Vincent nga bigla na rin nag-boom eh. So dapat maingat na rin siya sa galawan niya. So yun yung hinahanap ko sa kanya. Sana yung mga nanonood, naiintindihan ko bakit ganun yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko dito, nakukulangan lang ako sa mga eksena niya. Pero hindi ko sure kung yung mga galawan niya ba dito ay pasok sa panlasa ng organization at siya yung napipili or maaaring tuluyan siyang wala sa radar. So, yun lang yun. Wala akong masamang intention doon na, ay naku, wala na yan. Kasi nagkakaroon na ako ng doubt sa kanya. Na parang, ate, ba't parang wala kang ginagawa? Parang wala kang pinapasabog. Sayang naman yung laban mo dito kasi potential ka. Ba't hindi natin alam, maaaring siya ang mag-uwi ng corona. Maaaring ganun. Hindi natin alam. So, tulad na sinabi ko, pwedeng yes, nasa radar siya, pwedeng no, wala siya sa radar. Hindi ko yun nasa radar na to. Ganun. So yun, yun lang yung akin. Don't get me wrong, guys. Okay, grabe. Ang balitaktakan tulad kay Christy McGarry. Pero ako, very, very brief lang, Mama Sam. Narinig ba ako? Sorry. Yes. On pause or what? Oh, naririnig ka. Palike na lang yung video namin today. Kasi nag-message. Sorry.
Yeah, sorry, nag-message kasi ang Peps family na nandun na daw si Miss Mandawe. Miss Universe, I'm sorry, Miss okay, Mandawe, sige, nandun na daw na sa tayo. Interview namin. Hindi, no, no. Sabi ko, 9 PM pa yung event, yung interview namin. She's 2 hours ahead. Ang aga niya. Anyways, with regards to, ano, Taguig, okay lang, Mama Sam, let's take all the time. Kasi 9 PM pa naman talaga yung call time na sinabi ko. Alam mo, with regards kay Miss Taguig, I have a feeling na hindi ko sure kung nire-reserve lang ni Taguig yung kanyang energy for the prelims and for the finals. Because we know what she's capable of, eh. And I've been mentioning this to a lot of my subscribers that even before the press presentation started, ang tag ko kay Taguig is the one to beat in the competition. Kasi nandun na lahat sa kanya. Nandun yung makinarya, yung tangkad, yung ganda, yung experience. Andun na lahat kay Taguig. Alam mo, parang sa kanya yung safe na sabihin, it's hers to lose the crown. Diba? Nasa sa kanya na lang kung paano niya lalaruin itong competition na to. Pero she has all the... Parang she can check all the boxes, eh. She can check all the boxes, yung criteria na yun, eh. Pero ang kulang ko sa kanya, yung sinasabi ko, yung pitik, yung landi, yung eagerness naman ng konti. Parang hindi ko na-feel na she wants what she's doing. Diba nung press presentation niya, parang ang lakas na dating, ang lakas ng arrive. Pero ngayon, yes. Pati yung mga newcomers, parang natatabunan siya. Oo. Kasi I think, may feeling lang ako, Doc said, na baka, kasi di ba may lumabas na issue dati? Yung about sa Hello Universe, yung sinasabi nila na pwede naman sila sumali pero hindi sila mananalo. So baka naapektuhan siya doon at hindi na siya nag-effort or pwedeng totoo, nire-reserve niya yung energy niya for the coronation night. Hindi natin alam, basta ako ngayon hindi ko siya mahuli. Parang bigla siyang nanahimik, bigla siyang nawala sa eksena na hindi ko maintindihan, nakakulang ba ang nakakaramdam o ang taas lang talaga ng expectation ko sa kanya. Kasi syempre, she's one of my favorite. And then, sabi ko nga nung dumating si Atisa Manalo, sabi ko, naku, nandito si Christy, naku, mukhang delikado ka dito. Kasi kung height ang pag-uusapan at body, at alam mo yun, complete package, si Christy Mag-Carry talaga isa sa mga nakikita natin na pwede talagang ilaban sa Mexico. Yun yung totoo. Yeah. Oo. Kaya, ano, let's wait and see pa din. Abang-abang pa din tayo at observe-observe pa din. Somehow, dun sa kanyang Icon Clinic visit na naka-gold and black siya, medyo umariba ng konti itong si Christy. At people have started hyping Christy at sinasabi nilang nandiyan na si Christy Mag-Carry. Ayan. Okay. Sige, Mama Sam, meron ka pa ba? Gusto ko lang sagutin. Nakukompleto sa iyong top 5? Oo. Wait lang. Sabi niya, may gusto lang akong sagutin dito, Sir Doc. Sabi niya, Mama Sam, bakit org? Dapat di ba judges? Okay. So, ang organization, sila yung company na naghahanap ng girls kung sino yung ilalaban. Siyempre, bago naman pa-open dito yung mga judges, siyempre, sasabihin nila dyan kung ano yung hinahanap nila sa girls na gusto nilang manalo ng Miss Universe Philippines. Kaya, i-consider mo lagi ano ba ang hinahanap ng organization. So, syempre, nandoon ka, dapat nakafocus ka doon. Ano ba hinahanap ng organization? Hindi naman yung mga judges yung makakasama ng mananalo dito. Yung mga judges, sila lang uupo kung sino yung tingin nila na hinahanap ng organization. Tama ba ako? Yes, yes. Agree. Mm-hmm. Kasi di ba, ikaw yung company ang hinahanap ko, magaling kumuda o magaling gumanito. So, syempre, sasabihin ng org sa judges. Tapos yung judges naman, titignan nila kung sino sa mga girls na yon ang magiging majority sa mga judges na mapipili nila. Syempre, babanggitin din dyan, ito si girls na to, isa to sa mga pinipili namin, isa to sa mga pinagpipilian namin, si ganito, si ganyan, si ganyan, si ganyan. May ilalakad yes, yan. Yes, meron pa din. Oo. I still believe that the org has also they have a say sa bandang huli kung sino ang pipiliin. 'Di ba parang Bilibili Pilipinas nga sila na 'yung nag-a-appoint kung which title ibibigay yung girl kasi they know better kung anong pageant
ang bagay dun sa babae. So I still think that the org still has something to say sa judging panel. Oo. Kasi eto inside scoop lang to ha. Nagbobotohan po kapag po final five na, nagbobotohan kung sino ang kukoronahan. Oo. So the org still, I still think that they have something, a say sa decision making kung sino ang mananalo. Ayan. Kaya ka nagubulat sila, diba? Before we proceed sila, to the rest of the girls, maraming salamat sa aming two. Go ahead, so, go gawin ahead, natin, ano, go ahead, gawin natin 300 more. Palike yung video namin today. So, yeah. So, punta na tayo sa Ayan. Next round. Sige, before anything else, maraming salamat muna sa ating 290,000 viewers. Guys, gusto ko lang i-announce sa inyo ulit habang madami pang nanonood. I'm the newest inside correspondent of Peps TV. You can like Peps TV on YouTube, also on Instagram and Facebook. Yung Peps po ay P-E-P-P-S TV. Mm-hmm. Ang mga napapanood niyo po dyan ay yung mga BL series. Ang mga sikat po dyan ay si, hala, nakalimutan ko na, pero si Aki, may isa pa eh, nakalimutan ko na yung name ng mga BL series na pinapanood niyo. Pero dyan niyo po ako mapapanood din in collaboration with my YouTube channel. Syempre nandiyan pa rin ang Dr. Zed, the pageant guru. Find me on Instagram, meron na tayo, Dr. Zed _ pageant guru. Facebook, Dr. Zed, the pageant guru. At syempre dito sa YouTube natin. Soon yung TikTok. Maraming salamat sa aking social media handler na si JR Orsolino for doing all of this for me. Kasi very, very busy ako sa ano, sa mga ganap ko sa life. Ayan. Oo, maraming salamat. Guys, pakita nyo naman yung pagmamahal nyo sa amin ni Mama Sam at i-like nyo naman ang video na to and spread the word dahil once in a lifetime collaboration lang itong nangyayaring ito namin ni Mama Sam. Okay, yes. Mama Sam, sino ang susunod na girl na pasok sa'yo sa ano, si semifinals or the top five? Baguio. Okay. Si Baguio, tulad din na sinabi ko, tama yung timplang ipinapakita niya nung time na nag-start dito yung Hello Glow. And maganda yung ipinakita niya transition. Hindi gigil na gigil. Tama yung timpla, tama yung galawang, tama yung tingin sa camera. Pero siya hope tayo na makonsistent niya yun hanggang sa dulo. Styling, wala tayong pag-uusapan. Ang galing ng team. Ang galing na humahawak sa kanya. Sobrang alam nila kung paano ilalaro yung kandidata nila. Every year naman, hindi na questionable yon. At isa din sa mga good player din talaga si Baguio. Nakita naman natin na talagang mainit din talaga yung batang to kung paano siya magbigay talaga ng kanyang mga posting, ng kanyang mga eksena. So, ramdam mo talaga na, nako, si Baguio mukhang matapang sa larong to. Pero syempre, titignan natin kung tapang niya, kung aabot nga ba sa top 5. So, sabi ko nga kanina, ang lahat ng larong to, kasi binigay na ng team niya lahat ng galing na pwedeng para mapansin talaga si Baguio sa competition, na kay Baguio na lang yun. Kung gaano kalakas yung loob niya na sungkitin yung corona ng Miss Universe Philippines. And nakikita naman natin na Palaban ang bata. Ako, ang word ko na lang kay Tara, she's eager to get it. This time, yun lang. Yun lang ang sasabihin ko. Hindi na ako magko-comment pa at alam mo naman ang mga audience natin at subscribers, sasabihin, masyadong binibenta ni Doc Zed si Tara Valencia. Let's move on, Mama Sam, sa next girl. I-correct ko lang yun, ha? Kasi kung ikaw yung nagtitrain doon kay Tara ng Q&A, natural, ibenta mo siya. At kahit sino, dapat tangkilikin natin ang sarili natin produkto. At kung ako ang mabibigyan ng pagkakataon talaga, ibibenta ko siya sa inyo ng bonggang-bongga. Ayun nga lang, magiging bias yung dating ko. Pero kasi kita din naman ninyo, kayo din naman yung nagsasabi na nakita ninyo yung palong-palo din naman si Tara. Pero nandoon din, may mga nagsasabi din na may hihirapan pa siya. Acceptable naman ang lahat ng comment kasi valid nga yung opinion ninyo. Pero syempre kung paano nila hinanda yan, hintayin natin ang coronation night. So yun. Next is... Alam mo, Mama Sam, ang masasabi ko lang is
the very reason why I volunteered myself and I messaged Tara to become a part of her comm skills trainer, kasi may isa pa siyang communication skills trainer aside from me, no? And she was previously handled by Tita Lavinia, no? Nag-train din si Tara before I entered in the picture. The very reason why I volunteered myself is because nakita ko yung weakness ni Tara dun sa aspect na yon. At nagmagandang loob ako. Sabi ko, I wanted to help. Ito for free lang, wala pa akong pangalan sa communication skills aspect sa pageantry. So I did it for free. Kaya tumulong ako because I saw a potential and I wanted to help her to improve on that side. Ayun lang. At ayun naman yung ano natin, intention natin talaga sa mga kandidata na matulungan sila. Mm-hmm. Good job. Next, okay. Is, punta tayo kay ano. Next girl. Siyempre si Pampanga. Mm-hmm. Tulad din na sinabi ko kanina, Pampanga. Nakakatakot si Pampanga. Medyo siya yung nakikita ko na tawagin natin dark horse. Kasi siyempre, nung start, hindi naman siya napapansin. Kahit malaki yung pangalan niya, pero parang wala lang. Pero sabi ko nga, si Tagi, magganito kalaki yung pangalan, sumabay si Pampanga ngayon. Na talagang masasabi ko, oh, nakakagulat. Ayun yung hinahanap ko kay Tagib, na parang manggulat ka dyan. So, at nagawa yun ni Pampanga ng bongga-bongga. Sabi ko nga, kung may beauty yung ibang kandidata, may beauty yung ino-offer itong si Pampanga. Sabi ko nga kanina, yung transformation, meron pang ibubuga, meron pang isasagat. At kapag dinala mo siya sa international stage, I think, kapag lumaban siya sa Miss Universe, may maigugulat ka pa sa kanya kasi hindi pa siya sagad. Ayun yung maganda. Tama yung timpla, tama yung laro, simplihan, pero pak na pak. Hindi ko alam kung napapansin ninyo yon, pero ako, isa yun sa mga ikinagulat ko. Yung baka lang masabihin, ako purin-puri kay Pampanga. Hindi ako purin-puri kay Pampanga. Na-appreciate ko kasi yung ginawa nila nung laban nila sa Hello Glow. And nabigyan ako doon na parang, okay. Panalo. Yes, there's something in her that we have to wait and watch out for. Sabi ko nga sa'yo, I'm glad that she's speaking at the right moment ngayon. Napapansin siya, tamang-tama yung pagkakasabi mo, parang lumilevel kay Christy McGarry, no? Na parang minsan nahihigitan pa. Lalo na pareho sila ng height, kaya talagang, nako, Tagig, kailangan bumira pa ng more to kasi Pampanga is there. Oo, you have to watch out for, ano, Cyril Payumo. Ayan. Sige, saka, ang next year natin, Mama Sam, total. Tsaka yes, baka yes. Magulat tayo, Mama, yung si Cyril pala ang kinoronaan dito. So, dahil sa mga nakikita natin. Pero syempre, nandudukod pa rin tayo na hindi natin alam. Pero isa siya sa mga sinasabi. Kaya namin to sinasabi sa inyo para ma-alerto kayo, para hindi kayo magulat. Possible pa rin na sa front runner, possible din naman sa mga dark horse. And then next is si Iloilo. Mm-hmm. Iloilo, inaabangan ng makaramihan. Kanina pa sumusulpot sa comment section. Alexi si May Brooks. Okay, Iloilo, unbothered queen. Siya yung tipong unbothered candidates dito sa competition na to. So, gagamitin ko yung word na unbothered kasi nakita naman natin from the beginning, impressive talaga si Iloilo in terms of communication skills. Pero syempre marami tayong hinahanap kay Iloilo katulad ng styling, everything. But sige lang, laban lang. Nandoon talaga sila na unbothered sila dyan sa kung styling ko, ganito lang. Yung iba, pak na pak, mahirap ilaban ng short hair. Pero sige lang, parang ganito lang yan. Ako walang buhok, si Dr. Sen by buhok. Ang hirap makipagsabayan sa kanya, pero yung kumpiyansa ko syempre nandoon. So, ganun lang yon. Ganun din yung ginagawa ni Iloilo dito sa competition na to. To be honest ako, yung effort ng team nila, minsan may momento ako na parang pinalakpakan ko siya. Sa totoo lang, pinalakpakan ko siya the way kung paano siya na good job, laban, yung ganun. Ayun yata yung Hello Glow. Nararamdaman ko sa kanya yung puso niya na she trying her best sa competition na to. Sa totoo lang ako, wala akong kasiguraduhan na sasabihin sa inyo na para madigin ko na panalo dito si Iloilo. Kasi ayoko kayong bigyan ng hope. Ayokong umasa kayo na, yes, Iloilo to, dahil mas maganda na yung magdiwang kayo dahil nasupresa kayo kesa naman yung nagulat kayo at nag-expect kayo pero hindi nyo nakuha. So dapat
tansyahin ninyo yung nararamdaman ninyo. Kasi wala tayong kasiguraduhan. Una, hindi ko sigurado kung ang organization ba they are looking a black beauty. Dahil syempre, yes. Iko-consider mo ang Miss Universe. Ang Miss Universe, naghahanap sila ng ano ba ang hinahanap ng Miss Universe? So, iko-consider mo yung lahat eh. Nakakalungkot man sabihin to, na parang ang hirap talaga ng laban ng mga black beauty or ng katulad namin na ang kulay ay hindi ganon. Kasi I'm the one of the black. So, acceptable yan. Pero ang gusto kong maintindihan dito ng lahat ng tao sa sinasabi ko, huwag tayo masyadong mag-hope. Ando doon yung laban, naniniwala ako na malakas ang ilo-ilo, yung power niya, at natutuwa ako sa ipinapakita niya. Pero kasi marami ka iko-consider. Iko-consider mo ang organization ng Miss Universe, iko-consider mo yung organization ng Miss Universe Philippines, talaga bang nakikita ba nila talaga si Iloilo, or nandito lang si Iloilo dahil pampaingay sa laban. So nakakalungkot kung iisipin mo. Pero nandoon ako na naniniwala ako na ang Iloilo candidates dito sa Miss Universe Philippines lumalaban. Lumalaban sa paraan ng alam niya, lumalaban sa kakayahan niya, and then kahit alam ko behind na nanghihirapan sila yung team niya sa mga ganitong mga kailangan nila, pero nandiyan naman sila lagi na parang tinatry talaga nila yung best nila. And ayoko kayong bigyan ng hope, guys, na parang sige, Iloilo, panalo yan. No. You have to be ano lang, parang kalmado lang sa laban na to. Mas masarap manalo ng yung na-feel ninyo na nagulat kayo more than doon sa nag-expect kayo na baka mamaya hindi naman. Ang Iloilo, malaki yung chance niya makatungtong ng top 5 dahil sa lakas niya. Pero hindi ko lang nasisiguro kung hanggang saan doon sa top 5 ang magiging posisyon na makukuha niya. Pwede bang manalo? Yes, pwedeng manalo kung ready ang organization natin sa Black Beauty, kung siya na ba ang ipapadala ng Black Beauty. Talagang ako na nagsasabi sa inyo, panalo si Alexis dito. So yung mga tanong na to, ino-hold ko lang sa sarili ko kasi yes, pwedeng, pag nanalo si Alexis, ready ang Pilipinas sa laro ng Black Beauty sa Miss Universe. Pero pag hindi nanalo si Alexis, marami din ako na sagot dyan na kasi nga, hindi nga sila handa. Hindi pa ito yung hinahanap. So, dapat i-accept natin yon. So, ano ang magpapanalo dito kay Alexis? Yung destiny mismo ang magsasabi na siya ang ipadala sa Miss Universe. Sa lahat ng mga vlogger, doon, kaya nasaktan ako doon sa comment kanina doon sa Mama Sam Vlog, ang sinabi na ginagamit nyo lang si Alexis para panoorin kayo. Hindi ko kailangan si Alexis sa channel ko, pero I support Iloilo candidates para sa competition na to. Bakit ko binabanggit si Alexis? Dahil nakikita ng dalawang mata ko yung kakayahan ni Alexis na pwedeng manalo sa competition. Aaminin ko sa inyo kung hindi, aaminin ko sa inyo kung binubola ko lang kayo. Sinabi ko kanina si Taguig, naniniwala ako kay Taguig na pwede siya mag last two standing at possible pa rin na mangyari yon. Ang sinasabi ko ay hindi ako ganong kasigurado na 100% na perfect yung sinasabi ko. Pero ilalaban ko yung sinasabi ko sa inyo. Maaaring ganito yung laro, maaari din namang hindi. This is a competition, wala tayong siguro kasiguraduhan dito. Pero inihiling ko din sa mga taga-Iloilo na supportahan ninyo ang kandidata ninyo sa paraan na alam ninyo. Instead na mamburaot kayo sa mga ibang tao, much better ipagdasal ninyo na sana makuha ni Alexis yung tagumpay. Alam nyo guys, kung makukuha niya yan, yung tagumpay na yan, isa ako sa mga matutuwa. Kasi nakita ko yung hirap, nakita ko yung pinaglalaban niya ng dalawang mata ko. At hindi din naman ako sa inyo na ikinakait to na si Iloilo malakas si Iloilo, pero you have to be careful lang sa mga sinasabi ninyo kasi baka mamaya ang karma ang bumalik sa inyo. Yung mga ganon, wala tayo kasi kasiguraduhan dito. Lagi yung tandaan, ang laro ay laro. So kung para sa kanya to, kahit tumambling yan,
para sa kanya to. Kahit wala siyang ginagawa o ipinapakitang eksena. Halimbawa, para kay Tadig ba to, wala tayong nakitang mga transformation ng ganap, pero kung siya ang kinurunahan, ibig sabihin siya ang may destiny. Kung kinurunahan dito si Iloilo, siya ang may destiny. Kung kinurunahan yung iba, ibig sabihin, destiny niya yun. Huwag natin ipagkait yung destiny na yun sa tao kasi siya ang itinakda, katulad ng title ni Dr. Seth. Agree. Alam mo, ang lahat ng sinabi mo, yan din ang lagi ko sinasabi sa mga fans and subscribers ni Alexi. Alam mo ako, people have been mentioning, even Alexi's fans have been mentioning, I've been kind to Alexi. But to those people who are saying na we're using this for clout or for support or fans, guys, hindi po. We just see the potential in Alexi. We just see the potential in her. Agree with Mama Sam na sinabi niya na si Alexi ay lumalaban sa kanyang sariling kakayanan. Yun po ang nakikita namin. She's using her own strengths in the competition, no? And may nag-comment kanina, kung hindi ngayon, kailan pa tayo magpapadala ng Black Beauty? That depends on the org. That really depends on the org and that really depends on the girl's destiny. If it's Alexi's time right now, then we will be very, very happy for her. We will be very, very happy for Alexi. Alam nyo, nung Hello Glow dinner, naghawa kami ng kamay. Na-mention ko na to. I held her hand and I told Alexi, please make history this time. And you know her response to me, Doc Zed, that's the reason why I'm here. So Alexi knows her game. She knows her fullest potential. She's gonna unleash that come May 22. Sa mga fans, gaya ng lagi namin sinasabi, love lang, hinay-hinay lang. Agree ako, I don't know if it's Gaisel or RJ who mentioned na, ngayon, candidate pa rin po si Alexi ng Miss Universe Philippines, not yet the winner. So let's not claim as if she's up in there already. Let's hope for the best and wag nating i-pull down yung other girls. Guys, malakas po si Alexi, mabait po at magaling ang candidate ninyo. Kaya, let's pray for her that it's her destiny on May 22. If she makes history, I told her you have a beautiful background story that you can share to the world. Alam mo, magandang maipadala si Alexi talaga. Kung kailangan natin ng Black Barbie, si Alexi na yun eh. Nandun na lahat ng athlete, authentic, strong pasarela, good communication skills. She has it all. But agree with Mama Sam, the question is, are we ready to send a girl like her? If ever, ngayon, hindi po kami magdadalawang isip na suportahan si Alexi sa Mexico kasi alam namin she's deserving for that. Ayun lang, yun lang ang sasabihin ko. Diba? Oo, hindi totoo. Kahit hindi naman thought, ako, Diyos ko, sinasabi ko sa inyo, ako unang-unang susuporta. Hindi ko lang siya ma-sure sa inyo kasi ayoko magbigay sa inyo ng hope. Ayoko yung sabihin sa inyo, yes, si Alexi to. Kasi may nakikita pa tayo na possible din talaga na pwede sa kanya mapunta yung corona sa ayaw nyo at sa gusto ninyo. Hindi sa pagiging bias, pero ando doon talaga eh. But we're hoping for Alexi talaga na makuha yung corona. Hindi ko lang siya pwede i-show sa inyo kasi bilang vlogger dapat sabihin namin kung ano yung totoong nakikita. So nakikita ko si Alexi, she's a very strong, powerful, and then I think possible na makuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines this year. Possible na siya na yung gagawa ng history. But nakasalalay lahat yan sa destiny, nakasalalay yes. Yan lahat sa organization, sa magiging judges. Depende yan talaga sa kanila. Kung ano, kung pwede na ba sila or hindi, or ano ba talaga. So yun. Pero, ako na nagsasabi sa inyo, may laban ang Alexi Brooks sa competition na to. Sana malinaw yun sa inyo, hindi yan binobola, nakikita yan ng dalawang mata namin. Pero tulad na sinabi ko, syempre, may mga kandidata na lumalaban, hindi lang ang mundo ay para kay Alexi. Hindi lang din ang mundo ng pageantry ay puro Alexi. Andiyan dyan din si Victoria Velasquez Vincent na nagbabalik dito at nakita naman natin yung level up ng kanyang pagbabalik. Kasi kung noon, ito ang ipinakita niya, hindi niya tayo din sa point na ito ang ipapakita ko sa inyo. So talagang masasabi mo, ako ha, kung hindi corona to, first runner up to, Victoria Velasquez Vincent. Kasi parang
Maaaring yes, mapunta siya dun sa, ah, maling si Mama Sam, nag-fourth runner-up lang siya. Maaaring di mo mangyari yun. Possible yung lahat ng bagay. Pero sa galawan ng Victoria Velasquez Vincent, tingin mo magpapatalo siya ng bonggang-bongga, ng ganun-ganun lang. So, nandoon siya sa siya yung kandidatang nauuhaw, nang gigigil. Talagang yung goal niya, yung target niya, Corona. So, Victoria Velasquez Vincent, may height, may body, may brain, complete package na pwede mong ilaban sa Mexico sa darating na Miss Universe Philippines. Kaya nakakatakot. Kaya ang hirap magsiguro kasi andyan-dyan yung mga pwedeng maging tinik talaga. So, Victoria Velasquez Vincent, isa sa mga nakikita ko na very strong contender sa competition na to. So, maaaring tama ako, maaaring din mali ako. Gustong-gusto ko yung pagkapasok mo kay VVV after Alexi Brooks. Napaka-smooth ng transition na yun, Mama Sam. Ang galing. Bilib na bilib ako sa pagkakagawa mo nun. Sabi nga ni Lynn May Cotino, ginamit niya yung tagline ni VVV. Kita-kits na lang sa Grand Finals kung sino ang mananalo. Reminds us of VVV, syempre. Oo. Sorry ha, banggitin ko lang, itong si Sheila Raba, can you talk about Zambales, Bulacan, Laguna? Nakakaumay na daw yung pinag-usapan natin itong frontrunner. Ma'am Sheila, balik ka sa umpisa. Napag-usapan na po namin yan kanina. Opo, kung nauumay po kayo, team replay po. We did mention the three girls that you just mentioned po. Ayan. Ako, Mama Sam, totally agree with you with VVV. Alam nyo, si VVV, ang lagi ko sinasabi sa kanya, during her first national pageant, she ended up second runner-up. Okay, ganun nakataas yung inabot ni VVV. Now that she came back, even stronger, even better, more beautiful, more glowing. Parang lahat iba eh. Ibang-iba talaga nung pinakita ni VVV now. At yung relatability, kaya ganyan kadami din bigla yung fans ni VVV, di ba? Kasi very relatable na siya. Nagtatagalog na. Pinakita niya kung gano'n siya ka-Pinoy sa mga stories nila ng mommy niya and all that. You know, guys, hindi ako magtataka. Agree with Mama Sam. She's one of the last two standing in this edition. Nag-second runner-up na si VVV. So there's no point of going down, but way up. It's either first runner-up or the crown itong si VVV. We see a lot of potentials in her. At ito ang sigurado ako. Pag umabot sa 5, si VVV, kukuda. Kukuda si VVV. Kaya she knows her game. She knows her game. Oo. Alam niyo yung pinasok niya. Sabi ko sa'yo, pag hindi nanalo yun dyan, ayaw ng organization. Charot. So, yun. Pero, isa lang. Ako kasi may mga, syempre, may mga ano din naman tayo, mga gossip-gossip din naman tayo na sa saga. Pero syempre, ang channel naman namin, ay hindi ayoko naman para talk sa mga ayoko posts. Ayoko naman talk. Mamaya na lang tayo mag-talk. So, ang akin lang, ando doon sila sa laro. Nakikita natin yung laro, nakikita natin yung laban. Kaya, parang ang hirap sa totoo lang yung sasabihin mo, sigurado ka ba talaga dyan sa sinasabi mo? To be honest, nandoon na, yes, maaaring tama ako, maaaring mali din ako. Kasi hindi naman ako yung judges at hindi rin naman ako yung organization. Pero nandoon na ako na hinuhuli nga natin kung sino nga yung pwedeng manalo. So yun, ayun yung tamang term sa amin, nanguhuli kami, sino ba yung mananalo talaga dito? Sino ba yung closer to the crowd? Yung iba naman sinasabi, nakakasawa naman yung lagi pinabanggit nyo, lagi at lagi na lang silang ganon. Kasi ganito yun, kinukonsider din namin yung mga dark horse, yung mga kandidatang underrated na hindi napapansin. Katulad syempre, si Laguna, nakikita natin pumapalo si Laguna o may eksena si Laguna, pasabog si Laguna. Pero kasi, ang nagpapa-question sa akin kay Laguna, yung napapanood ko na yung mga story niya, parang dawi ko paano siya magsalita. Talagang off ako doon. Yung sobrang parang, sabi ko, kasi wala ako nakikitang ganong Miss Universe. And then, doon talaga, medyo parang feeling ko, kahit anong pasabog mo, kapag ganyan ka talagang magsalita, dapat makita sa'yo yung pagiging powerful, yung talagang, alam mo yun, yung diin, makita pa din yun sa'yo. So, kinukonsider ko siya, pero hindi ko pa siya makita talaga na naghahanap kasi ako ng video niya, na interview talaga, yung sit down na parang talagang talk, na alam mo yung pang Miss Universe na tanungan at kung paano niya sasagutin to. Yes, nanalo siya ng international pageant, pero
hindi yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, yung universe eh. Gano'n ka ba talaga ka-strong as a candidate? Kasi hindi enough yung sinasabi natin na ano. Dapat maramdaman ko sa'yo na very powerful ka talaga kandidata. Para makonsider ko talaga ito yun. Isa to sa mga abangers. Kasi kahit sabihin mo si Beatrice na nananahimik noong during her time niya na nagulat kayo, nanalo siya. Pero yung power naman yun, pag umakyat yun sa entablado at gumalaw yun, nakakatakot yun. Yung parang, alam mo yung alam ko kung paano rumampa dyan. Parang gito lang yan, alam ko kung paano ako kakabit dyan. Alam ko kung paano ako e-eksena dyan. Ibig sabihin, tahimik lang siya, pero may sekreto siya na may bala ako dito, kakabugi ko kayong lahat. So sabi niya nga, sa entablado, pagtahimik siya, si Bea siya, sa entablado, si Luigi siya, makakot ka doon sa binitawan niyang salita. Ibig sabihin, nandandanggol talaga siya pagdating sa entablado. Yes, agree. Ayan. Maraming salamat sa ating 340,000 viewers. Grabe na kayo. 400. Grabe. Oo. Road to 400 kami na live on a Thursday, busy Thursday night. Actually, after nito, I'm going straight to Moff Coffee sa San Juan City to interview Miss Mandawe at saka isang Mr. Gay World Philippines at isang Binibining Pilipinas. Kaya aabutin naman ako ng madaling araw ngayon for that interview. Of course, kasama ko ang director, photographer at ang family ko from Peps TV. Pero I'm super happy right now with this collaboration with Mama Sam. Hindi pa kami tapos. May isa pa kaming babaeng babanggitin. Promote muna namin ang mga page namin. Mama Sam, alam ko, ang dami dito. Ay, talagang kilalang kilala ka na. You can promote your page habang siksik na siksik ang ating subscribers ngayon. Alam na nila yan. Sam Bruce's Crown, Mama Sam Vlog, and then of course, Sam TV, and then of course, Bruce Sam sa aking Facebook. Yun lang guys, okay na ako doon. So, hayaan na natin sila na, alam mo yon sa kanilang ano. Sa mga Instagram, Diyos ko wala na akong panahon. Sa TikTok, wish all the best. Diba, ganun. Next time. So, punta na tayo dito sa kandidata natin na pag-uusapan, syempre, none other than Atisa Manalo. Bakit ba si Atisa Manalo ang nakikita ninyo lagi? Bakit ba si Atisa Manalo ang piling ninyong mananalo dito? Una, si Atisa Manalo, during her time sa Binibining Pilipinas, alam naman natin, Catriona Gray, yung level ng kalaban niya doon. Yung Catriona Gray level to. At para maging number two doon si Atisa Manalo, ibang usapan yun. Mm-hmm. Kung si Michelle Gumabaw, makuda, may beauty, artista, hindi umobra. Pero ang isang Atisa Manalo na baguhan, grabe, naloka ako doon. Pero nung during ng Binibining Pilipinas, promise talaga, hindi ko nakikita yung Atisa. Maganda yung mukha niya, pero para din akong katulad ninyo siguro na parang ano ba yan? Paano ba lalaban niya sa Miss International? Ang taas ng balikat, ang taas ng ano. So pagdating sa Miss International, nasupresa ako sa kanya. Actually, napapayatan ako sa kanya eh. Pero nasupresa ako. So dito pinatunayan ni Atisa Manalo, wala yan sa taas ng balikat, wala yan sa payat, kundi nandoon niya sa paano kang magplano as a kandidata na lumaban sa isang international pageant at nakarating na siya sa first runner-up. Natalo niya ang ilang black beauty doon na mga very strong din. Natalo niya yung mga European. Natalo niya yung mga Latinas. So wala akong karapatan questionin kung ano ang kakayahan ng isang Atisa Manalo pagdating sa entablado. Sabi ko nga, siguro hindi niya destiny manalo ng Miss Universe. Ayun yung nag-hold sa akin ngayon. Ng international. Kaya yun yung nag-hold sa akin ngayon. Na parang sabi ko, okay. Mukhang si Atisa talaga to. Sa ayon sa gusto ninyo. Bakit? Kasi sa resibong ipinakita niya. Mamasang iba naman ng Miss Universe, iba naman ng Miss International. Kung si Atisa Manalo pumunta dito, katulad ni Taguig, na parang nag-expect ako ng more at wala akong nakita sa kanya, maaaring sabihin ko sa inyo, pwede na tong si Victoria Velasquez Vincent at saka si, sino ba to? Si Iloilo ang mananalo dito. 100%. Pero kasi sa ipinakita ni Atisa Manalo na transformation from international sweet girl to universe rather, ang masasabi ko sa inyo, enough na para sabihin ko sa inyo, malaki yung kakutob ko na
mukhang kay Atisa mapupunta ang corona. Bakit? Siyempre, susugal tayo sa pangalan na Atisa Manalo pagdating sa international. Hindi lang kayo ang naghihintay kay Atisa Manalo. Iloilo, Victoria Velasquez Vincent, maaaring hindi na pag-uusapan sa ibang bansa. Pero ang isang Atisa Manalo ay napag-uusapan sa ibang bansa. And I think bilang kandidata ng Philippines, is a good point yun sa atin lahat na may maingay at matunog na pangalan na inaabangan nila kung makakasungkit ba to ng corona. Ayun yung pinangahawakan ko kung bakit parang bakit ako na kay Atisa Manalo. Kasi syempre, hindi lang naman yung Philippines package na tinitignan natin dito. Yung international package na pwedeng maging maingay at pag-usapan. Eh bakit Mama Sam, si Iloilo hindi ba pwede? Pwede. Sabi ko nga kung ready ang Pilipinas, isa din si Iloilo sa good point na pwede natin ipadala kasi pag-uusapan isa Black Beauty, the first Black Beauty Pilipina na ipapadala sa Miss Universe. Ganun din. Pero kasi syempre, iba pa rin yung potential at credit ng isang Atisa Manalo pagdating sa mundo ng international pageant. So hindi mo siya pwede basta-basta lang na, no, hindi ka mananalo dyan. How do you know? Pero syempre, nandun din ako, ang destiny nito ang magsasabi kung si Atisa Manalo ang dapat manalo o hindi. Maaaring si Atisa Manalo ang sumungkit ng corona, maaari namang hindi. Pero yung hindi, parang nakikita ko maliit na porsyento. Pero kung hindi siya mananalo dito, ibig sabihin nun malinaw, hindi destiny ni Atisa Manalo ang Miss Universe. Okay, iiwanan natin yan sa term na destiny. Pero ako ngayon talagang, actually from the beginning, I really thought that it was Atisa all the way. I thought that it was gonna be a Catriona Gray fight for Atisa na tuloy-tuloy, no? Pero we are seeing a lot of girls talaga in the competition in the name of VVV, Alexi, na talagang hindi natutulog. At talagang kumbaga sa track and field, hinahabol si Atisa. Hinahabol at hinahabol para kunin ang corona, no? But Atisa is already there. It's just that she's waiting. Parang feeling ko ganun eh. She's just waiting for the next girl to stand next to her at doon natin malalaman kung kaninong destiny mangyayari to. Na-visualize ko yun, no? Parang Atisa, when she said na yes, joining, we've seen her already at the end of the finish line. Yes. She's just waiting for the next one. At doon natin malalaman, mapagkukumpara, bato-bato pick, sinong kaninong destiny mapupunta ito talaga. Oo. Malapit na. Kinakabahan din kami. Kasi syempre, kailangan namin panindigan yung sinasabi namin. Pero nandoon naman kami. Kung magkamali man kami sa sinasabi namin, wala namang problema. Wala namang ano. Kumbaga parang, okay, so hindi niya destiny to. Pero malakas yung kutob ko. Her destiny is coming talaga. Saka, ewan ko, hindi ko alam. Bahala kayo dyan. Basta yun talaga yung nakikita ko. Kasi wala siyang pinakitang pangit na galaw. Wala kang masabi. Consistent siya eh. So, isa pa yun. Tapos, parang ngayon, kung titignan mo, sino ba ang pinakamagandang mukha kung ora ang pag-uusapan? Sabi ko sa iyo, wala siyang ginagawa masyado na orahan, pero yung mukha niya talaga, alam mo yun yung sobrang parang anghel. Agree with you. Mm-hmm. Oo. Nasabi ko na to sa isang vlog ko when I met them ni VVV. Si Atisa at si VVV, yung pumikit ako when I saw them at para akong nakakita ng anghel. Very immaculate beauty. Kaya yan, so far, ang listahan ni Mama Sam, no? I'm sure marami mga komento. Pero syempre, pwede pa naman magbago yan, ha? Of course. Oo. This is as of April 11. Yan po ang listahan namin sa ngayon. Nakikita namin mga umaariba sa competition. Pampanga is rising. Stacy is there already. Taguig, still parang nag-plateau. Tara Valencia is starting to grow to a lot of people. She's speaking at the right time. Yung styling, walang problema. Com skills needs to be improved. Of course, Alexi, gaya ng sinasabi namin ni Mama Sam, if the org is ready, send this woman to Mexico. For sure. Yes. For sure, she's gonna ace that. And then, VVV naman, alam mo, between VVV and Atisa, talagang parang destiny na lang talaga, guys.
It's Destiny. Kaya ang title natin ngayon, ang itinadhana o ang itinakda para sa corona. That is the biggest question and we have a few more weeks before the coronation night. Of course, kung hindi pa kayo nakakapag-purchase ng tickets, bumili na kayo guys para makita nyo kami ng personal nila Mama Bex, ni Sir Tony Lemon, the Pageant Cafe, who's online right now. At magkikita-kita kami, si Gaisel will be here, RJ. Pilitin pa natin si Mama Sam na umuwi para kompleto sa Ricados ang lahat ng mga I wish. Hindi ako makaka-uwi, guys. Diba? Gusto niyo kumat. Sabi ko, oh, yung ganda naman no, sama-sama. Pero kasi guys, starting ng klase namin is May 15. Kamusta naman? Siyempre doon tayo sa nagpapasal. Alam niyo na, money. Ayan, oo. But alam guys, syempre darating tayo sa time na magsasama-sama kami in the future, in life, siguro sa Miss Universe. Darating yan, darating tayo dyan. And then, of course, sa mga sinasabi namin, gusto ko lang di-iklaro sa inyo ha. Ito ay pawang opinion lang namin. Kung valid ang opinion namin, valid din yung opinion ninyo. At kung ano yung sinasabi nyo dyan, re-respetohin namin yan. Opinion ninyo yan. So, huwag tayo mag-away-away. Spread love more than hates. Yes. Alam nyo, this collaboration with Mama Sam is a symbolism that the world is healing. Hindi naman kami nagkaaway ni Mama Sam, pero hindi talaga nagkatagbo yung schedule namin 2 years ago. But this collaboration is a symbol na you can build bridges, connect communication with people. Alam nyo, ang saya-saya ko right now na nakasama ko si Mama Sam. At grabe, ang dami nating audience ngayon, 340,000 viewers. Maraming salamat sa inyo lahat. Yes, and may mga upcoming pang MUPH next week po. After ng Thailand, lilipad tayo sa Boracay for Aqua de Boracay, the swimsuit show of the girls. I'm sure you guys are very excited for that. Ang papik ko sa inyo, hindi sila magsasarong this year. O ayan ha, meron na akong sa inyo ha. May pa-hint na ako sa inyo. Hindi sarong. Kung nami-miss nyo yung pasarong ni CJ o Piyasa na pahagis-hagis sa ere, hindi po sarong ang gagamitin nila this year. Ayan. And of course, I would like to invite all of you to please do like my Facebook page. It's Dr.Z. You can find me on my Facebook page. I will put the link kasama ng aking social media handle na CJR Orsolino. You can also follow me on my Instagram account. My personal Instagram account is Dr.Z. Ngayon po, meron na tayong Instagram account. It's Dr.Z_pageantguru. Okay, Dr.Z_pageantguru. As in, buong doctor po yung name. Ayan. And then, I mentioned kanina earlier, I'm the newest inside correspondent of PEPS TV. So you'll be seeing me more in a lot of pageants. Mr. Gay World Philippines, we're covering Binibining Pilipinas, pag magka-time tayo, syempre. Pero I'll be interviewing one Binibini tonight. And isang Mr. Gay World Philippines. Then after this, lilipad na ako sa San Juan. At mamaya, interview with Miss Mandawa. And if in case you haven't watched the interview of Tara Valencia and Bantayan Island, si Dr. Jovel Ducay, it's up and uploaded already sa ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat. May nagtanong kailan ng bikini competition. The Aqua de Boracay is on April 20. Exactly April 20. If may magla-live, hindi ko po alam, pero I'll be watching there po sa ano. Magkikita kami ni Gaisel dyan sa April 20 para po makakuha tayo ng mga scoops and videos ng mga girls and as part of PEPS TV. Mama Sam, maraming salamat. Super kilig pa rin ako right now na natapos natin itong almost 2 hours of balitaktakan. I hope to see you in Thailand. I'm flying on Saturday. Hanapan natin ang schedule kahit very brief coffee lang tayo dyan. Message. Alam kong siksik na siksik ang Thailand ngayon. Ang dami-daming Pilipino nandyan na lumipad na sa Thailand. So we hope to see you there. And guys, please like the... Mag-ingat ka. Oh. Mama Sam, please like... to all our friends, please like this video. Click the thumbs up if you haven't subscribed yet. Please do subscribe on my YouTube channel, Dr.Z, the Pageant Guru. And of course, si Mama Sam, ang favorite na favorite natin, si Mama Sam. At talagang... Maraming salamat, Doc. Yes. Alam mo, sa totoo lang, guys, ha?
May sasabihin lang ako sa iyo, yung mga friends ko ng sa Pilipinas, nandito na sila sa Thailand. So, sabi nila, meet tayo mamaya. Sabi ko, hindi ako pwede kasi may interview, may collab kami ni Doxen. Oh, talagang, tagal mo itong hinintay, unahin ko pa ba sila, pwede naman bukas. Ganon. So, yan, ganon nga. Maraming salamat, Mama Sam. Maraming salamat, everyone. Please do enjoy your Thursday night and good luck to the rest of the weekend. This has been your passion guru, Dr. Zed, with Mama Sam saying God bless and good night to everyone. Bye! Thank you! Thank you!